Bagaman ang lahat ng bagay sa mundo ay naislapatan ng paliwanag ng mga expert, hindi pa rin maikakaila na marami pang katanungan ang hindi mahanapan ng sagot ng siyensya, sapagkat ang buhay natin ay isang palaisipan. Kahit sa panimula, ang buhay ay balot ng hiwaga at misteryo. Ganoon din ang mundong ating ginagalawan. Hindi lahat ng nakikita natin ay totoo, sapagkat maraming masama na nakakubli sa matatamis na ngiti at mabubulaklak na salita. Subalit, hindi rin pala lahat ng hindi natin nakikita ay hindi totoo. May mga bagay na kahit hindi mo nakikita ay tunay palang nabubuhay sa mundo. Mga nilalang na minsan ay mas mabuti nang hindi mo talaga makita pa. Ito ang mga pangungusap na madalas kong marinig sa aking Lolo Jacinto noong siya ay nabubuhay pa. Kasabay ang paulit-ulit niyang kwento tungkol sa kanilang kakaiba at nakakapanindig balahibong karanasan ng kapatid niyang sumunod sa kanya na si Lolo Ramiro. Tawagin nyo na lamang po akong Elmer, Sir Kilabot. Pinalitan ko na po ang pangalan ng mga tauhan sa aking kwento bilang respeto po sa mga taong may kaugnayan sa kanila at upang maitago ko rin ang tunay kong pagkakakilanlan. Wala na po kasi ang tunay na may-ari ng kwentong ito at hindi ko alam kung nais din itong ibahagi ng ibang kamag-anak, lalo po yung may mga kaugnayan sa kanilang karanasan. Bata pa lamang po ako, ay paborito ko na ang Lolo Jacinto. Marami siyang kwentong kababalaghan na ayon sa kanya ay totoong naranasan niya nung panahon ng kanyang kabataan. Isa po sa mga kwentong tumata at nagbigay ng kilabot sa akin ay ang karanasan nila ng kapatid niyang si Ramiro sa isang liblib na baryo sa Palawan. Mula po sa malaking pamilya ang aking lolo, Sir Kilabot. Pangsyampo si lolo sa 14 na magkakapatid. Pagbubukid, pagkukopra, pagkakaingin at pagtatanim ng mga napapanahong gulay. Ito po ang kanilang ikinabubuhay noon ng kanilang malaking pamilya. Malaki naman umano at malawak ang mga bukirin ng kanilang ama't ina na minanapan ang mga ito sa kani-kanilang mga magulang. Kung kaya kahit papaano ay hindi sila nagugutom. Kailangan lamang na lahat sila ay magtrabaho at tumulong sa pagbubungkal upang makakain sila ng 3 beses isang araw at matugunan ang lahat nilang pangangailangan sa bahay. Sa kabila ng payak na pamumuhay nila, ay masasabing sagana sila sa pagkain. Ngunit hindi talaga maitatanggi na mahirap ang buhay ng isang magbubukid. Ito marahil umano ang dahilan kung bakit pinili ng mga nakatatanda niyang mga kapatid noon ang lisanin ang kanilang baryo at makipagsapalaran sa Maynila at mamasukang bilang mga boy at kasambahay. Hindi rin niya malilimutan ang saya ng pakiramdam tuwing may kapatid silang umuwi galing sa Maynila. Tingin daw nila sa mga ito ay mga estranghero at espesyal na bisita dahil sa mga magagara nitong damit at mga dalang lata ng biskwit. Lalo daw nang umuwi ang kanilang panganay na kapatid na si Lola Estrella, ay sobrang saya nila
Unang beses daw kasi nila itong nakita. Nang umalis daw ito, ay buntis pa lamang sa kanya ang kanilang ina. Nang bumalik ito, ay 10 taong gulang na siya. Ang nakita lamang nitong kapatid ay 7. Ngunit nang muli itong makauwi, ay 6 pa silang nadagdag. Hindi raw niya mapigil ang makaramdam noon ng pagmamalaki kapag may kapatid silang umuwi. Ang damit na pasalubong sa kanila ay halos hindi na nila hubarin hanggat hindi nakikita ng lahat niyang kaibigan. Ang mga laruang lata na hugis sa sakyan ay halos ibandera nila sa pagmumukha ng kanilang mga kalaro. Sa kanilang imahinasyon ay ganoon kasaya at kaganda para sa kanila ang buhay sa ibang lugar. Maraming bagay na wala sa kanila tulad ng mga damit na may mga larawan, makukulay na sinelas at bakya, iba't ibang hugis ng biskwit at mga laruang sasakyan na gawa sa lata na itinutulak-tulak ng patpat. Sana paglaki ko, makapagtrabaho rin ako sa ibang bansa tulad sa Maynila. Wika paro niya sa kapatid niyang sumunod sa kanya na si Lola Ramiro. Isama mo ako, Manong, ha? Para makabili tayo ng maraming lata ng biskwit. Para kay Labunso, saka baso ng Great Taste at Milkmaid. Tuwang-tuwang susog naman ang nakababatang kapatid. Ang pangarap nilang iyong dalawa ay tila nagbuklod sa kanilang magkapatid. Mahal daw niya lahat ang kapatid niya. Subalit, mas malapit siya kay Lolo Ramiro. Ang pangarap na makapunta sa ibang lugar ay dala nila hanggang magbinatilo sila. Taong 1968, 14 taong gulang na siya at si Lolo Ramiro naman ay 12 taong gulang na. Nang umuwi naman ang pangalawa nilang kapatid na si Ditching Maming. Sa kanilang mga nakatadandang kapatid, ito ang unang nag-asawa. Ito rin sa lahat ang pinakamasigasig, malakas ang loob, makipagsapalaran, at ambisyosa. Sa katunayan ay nag-asawa ito nang hindi man lamang hiningi ang basbas ng mga magulang. Kung kaya't parang ilag sila sa kapatid nilang ito. Kahit kapatid nila ito, ay hindi nila ito lubusang kilala. Hindi naman ito masungit, ngunit hindi magiliw sa kanila ng mga nakababata nitong kapatid. Ilang araw na ito sa kanila nang magsabi ito na nais nitong isama silang dalawa ni Ramiro sa bahay nito sa Palawan. Tagaroon kasi anak ang asawa nito. Total naman daw ay tapos na si Lolo Jacinto at Lolo Ramiro noon ng elementarya. Abay, napakabata pa ng dalawang iyan. Mas maigi kung sina Kaloy at Oming na lang ay sama mo para makatulog na rin sa inyo. Tutol ng kanilang ina. Nay, ilang buwan lang naman po. Gusto ko lang may makasama kapag nasa shop niya si Simon sa bayan. Pangungumbinsi pa umano ng kanilang ditche. May-ari na kasi ng isang lumalagunang furniture shop ang asawa nito sa Puerto Princesa. Ay nako, sa tatay niyo ikaw magpaalam. Saka tanungin mo yan dalawang kapatid mo kung nais ba nilang sumama sa iyo. Nasabi na lamang ng kanilang ina sa mga pangako at masidling pangungumbinsi ng kanilang kapatid. Ay napahinuhod nito ang kanilang ama. Sila naman dalawa kahit nag-aalinlangan ay pumayag na rin sapagkat matagal na rin nilang pangarap na makalabas sa kanilang baryo at makapunta sa ibang lugar. Magkahalong kaba at pananabik ang kanilang nadarama habang lula ng sasakyang pandagat papunta sa isla ng Palawan. Pagdating nila sa Puerto Princesa ay mahabang biyahe pa ng jeep papunta naman sa maliit na bayan ng kanyang bayaw at saka isang mahabang biyahe pa ng maliit na bangka papunta sa liblib na baryo nito. Pagkatapos ay sumakay naman sila ng tricycle sa kabisera ng baryo
habang binabaybay ng tricycle ang makitid at hindi pa aspaltadong kalsada, ay hindi nila maiwasan ang mamangha. Napakalamig ng simoy ng hangin ang sumasalubong sa kanila na tila samyo ng hanging nagmumula sa dalampasigan. Ang mga puno na nadaraanan nila ay naglalakihan. Tila dantaon na iyong nabubuhay roon. Pagbaba nila sa gilid na isang makitid na daang pantao, ay bumungad sa kanila ang napakagandang tanawin papasok sa munting kakahuyan na kanilang natatanaw. Ang landas ay nalalataga na magkabilang gilid ng mga damong ligaw na namumulaklak ng maliliit at iba't ibang kulay. Ngunit nang nasa kalagitnaan na sila, ay unti-unti na silang kinilabutan. Madilim ng kaunti sa loob ng kakahuyan kahit maaga pa sa hapon. Nakakakilabot din ang paggaspas ng mga dahon at sanga ng mga puno. Nawari nila ay may mga sariling buhay. Kakaiba rin ang katahimikan na tila nagpapabagal sa kanilang paglalakad. Nagdikit sila ng kapatid na si Ramiro upang huwag matalo ng nerbiyos. Tila nakakatakot kasi umano ang nakakatakot na ugong ng pabiglang bugso ng hangin na pumapasok sa loob ng kakahuyan. Hoy, umayos nga kayong dalawa sa paglalakad. Bakit ba nagdidikit kayo na parang maruya dyan? Asik ng kanilang ditche nang makitang para silang kambal tuko na nagdikit habang mabagal na naglalakad. Wala po bang aswang dito, ditche? Parang nakakatakot po kasi. Ani ni Ramiro na lalong sumiksik sa kapatid na si Lolo Asinto. Aswang? Ilang taon na ako rito ay wala akong nakikita. At kung mayroon man nun dito, huwag kayong mag-alala. Hindi kayo kakainin nun ng buhay, kaya hindi kayo masasaktan. Nanguuyam nitong sagot sa dalawang nakakabatang kapatid. Hindi na lamang daw noong kumibo ang dalawa at takot na nagpatuloy sa paglalakad. Namangha sila sa ganda ng bahay ng kanilang kapatid at ng asawa nito. Magara itong nakatirik sa isang napakalawak na bakuran. Mabait din ang asawa ng kanilang kapatid. Ngunit napansin nilang napakalaki ng tanda nito sa kanilang ditche. Magiliw din na sumalubong sa kanila ang matandang mag-asawa na katiwala nito sa lupain ng kanilang bayaw. Ang ganda po pala dito sa inyo, kuya. Parang paraiso po. Namamanghang bulalas ni Ramiro. Oo. Pero alam niyo ba na dati ay masukal dito at puro malalaking puno lang at ligaw na halaman ang narito noon. Nakangiti nitong wika sa kanila. Ikinuwento nito sa kanila kung papaano ito nagkaroon ng ganong kalaking ari-arian habang tinutulungan silang ayusin ang kanilang gamit sa kanilang sili. Ayon dito, ay napadpad lang umano ang kanyang mga magulang doon nang huling mga taon ng dekada 40 matapos ang liberasyon. Naging mahirap ang buhay sa probinsyang pinagmula ng mga magulang nito. Kaya napilitan ng mga ito na makipagsapalaran sa lugar na iyon pagkat halos wala pang naninirahan at maraming mga mapoprodukto. Ang bahaging iyon ang napili ng kanyang mga magulang dahil mataba ang lupa, sagana at tahimik. Hanggang igawad na lang ng gobyerno sa kanila at sa iba pang mga settlers doon ang lupa na pinagyaman nila at inalagaan. Sa umpisa ay maayos naman sila roon. Binabaliwalaan na lang nila kung minsan ay nagsusungit sa kanila ang kanilang ditche. Tutal ay mabait naman daw sa kanila ang kanilang bayaw at ang dalawang matandang katiwala na nakatira sa bungad ng kakahuyan sa likod bahay ng mga ito. Subalit, wala sa kanilang hinagap na magiging miserable ang buhay nila sa piling ng kanilang si Ditching Maming kinalaunan. Unti-unti sila nitong minamaltrato kapag wala ang asawa nito. Malaya nitong nagagawa ang pagmamalupit sa kanila dahil walang kapitbahay na nakakakita para magsumbong. Malalayo ang mga bahay roon sa isa't isa. Malalawak na bakuran at mga munting kakahuyan ang mga pagitan. Ang mag-asawang katiwala naman ng mga ito
ay tinatakot ng kapatid nila na palalayasin sa lupa nila kapag nagsumbong sa kanilang bayaw. Hoy, mga batugan! Oras na ng trabaho! Hindi ko kayo isinama rito para maghayahay. Abay, suklian nyo naman ang pagpapakahirap ko noon para lang mapadalan kayo. Mga tamad! Tungayaw nito sa kanila isang araw. Maagang umalis kasi ang asawa nito. Kaya pinag-asarol na naman sila sa malawak na kadawagan sa likod ng bahay nito para daw taniman ng petchay, okra at talong upang hindi na nila binibili pa sa bayan. Eh, hindi pa po kami ditche nakakapag-almusal eh. Wika daw noon ni Lolo sa kapatid. Aba, wala pa nga kayong nagagawang trabaho? Kakain na kayo kaagad? Ako nga noon nagtitiis na isang beses lang nakakakain sa isang araw para makatipid. Natiis ko yun makapagpadala lang sa inyo sa probinsya. Mga visit kayo tapos kayo magre-reklamo? Asik dito sa kanila. Wala silang nagawa kundi ang iyokong ulong sumunod na lang sa kanilang nakakatandang kapatid. Nagtatrabaho sila na parang kalabaw kahit katirika ng araw. Binabawalan sila nitong mag-usap habang nagtatrabaho dahil konti raw ang nagagawa nila. Ano ba? Nauubos ang oras niyo sa daldalan. Maglayo nga kayong dalawa. Hoy Ramiro, doon ka sa kabila. At dito ang manong mo. Pag nahuli ko kayong nag-uusap at nagpapahinga, itatali ko kayo sa puno at saka ko kayo pakakagat sa mga hantik. Mga batugan na to. Hindi kayo aasenso pag tatamad-tamad kayo. Singal pa nito sa kanila. Tinitipid din sila ng babae sa pagkain. Binabawi nito ang anumang ipinasasalubong ng asawa nito sa kanila. Minsan na inaabutan daw ng bayaw nila na pinagpuputol sila ng malaking puno ng kanilang ditching maming. Kaya sinita nito ang asawa. Delikado para sa mga bata yung pinagagawa mo, maming. Hindi pa marunong tumantya ang mga yan at baka mabagsakan. Saway ng bayaw nila sa asawa. Sana sinabi mo't nagpapunta na lang ako ng mga trabahador dito. May mga tao ako sa pagawaan na marunong sa mga ganyan trabaho. Duktong pa nito. Hay nako, mag-aabala ka pa. Kaya nila yan. Sanay sa trabaho ang dalawang yan. Narinig nilang ani ng kanilang ditche. Eh ganyan pala ang gusto mo sana, yung dalawang kapatid mong binata ang isinama mo rito. Ani naman ang kanilang bayaw. Manghihingi na ng mga sahod ang mga yun at hindi na mauuto. Huwag ka nang makialam. Tinutulungan ka nang makatipid para mabilis kang umasenso. Nagre-reklamo ka pa. Mataas na boses na wika ng kanilang ditche. Ganon palagi ang ginagawa ng kanilang kapatid sa kanila tuwing wala ang asawa nito. Ang matandang mag-asawang katiwala naman ay hinahatiran sila ng pagkain kapag nakakatulog si maming at hindi sila nababantayan. Tinutulungan din sila ng mga ito ng palihim upang makatapos kaagad para hindi sila makastigo ng kanilang kapatid. Manong, hirap na po ako rito. Parang hindi ko na kaya yung ginagawa sa atin ni Ditche. Gusto ko nang umuwi sa Pilipinas. Humihikbing tura ni Ramiro isang hapon habang nag-aasarol sila. Nakadama siya ng awa sa kapatid. Batid niyang gutom na ito at pagod. Wala pang ipinapakain sa kanila ang kanilang ditche simula pa umaga. Sinabihan din sila nitong huwag uuwi hanggat hindi tapos ang trabaho. Ngunit sa tantya raw niya ay lagpas na ng alauna kaya namumutla na sa gutom at uhaw ang kapatid niya si Ramiro. Hayaan mo, Miroy. Nagdarasal ako lagi sa mga engkanto rito. Sana makauwi na tayo kay nanay at tatay. Makakabalik din tayo sa atin sa Pilipinas. Saka hiniling ko rin sana huwag na magkaanak si Ditche. Masama naman ang ugali niya. Naiiyak na rin pag-aalo raw ni Lolo sa nakakabatang kapatid. Anong uuwi ng Pilipinas? Mga tanga, nasa Palawan lang kayo. Malakas na wika ni Ditche sa kanila.
Nangangatog ang tuhod na nilingon nila ito. Kita nila ang galit sa mukha ng nakakatandang kapatid. Batid daw nilang narinig nito ang pinag-uusapan nila. Halikayo, ituturo ko sa inyo kung saan ang labas ng Pilipinas. Mga gunggung! Ani raw ng ditsi nila at hinila sila sa papuntang pangpang ng lupaing sakop nila. Ayan, nakikita nyo yan? Yan ang Borneo. Yan ang ibang bansa. Mga bobo! Asik pa nito sa kanila na tinutukoy ang islang katapat ng kinaroroonan nila. Hindi raw nila alam kung anong Borneo ang pinagsasasabi nito. Ngunit inaakala talaga nila noon na lahat ng lugar sa labas ng kanilang bayan ay hindi na Pilipinas. Doon lang din umano nila nalaman na ang lupaing iyon ay malapit sa dagat at katapat na pala ng Borneo. Kita raw mula sa kinaroroonan nila ang mga batuhan sa baba na paminsan-minsan ay hinahampas ng mga alon. Natakot sila na baka ihulog sila ng kanilang ditsi noon. Ngunit buong ngit-ngit daw silang hinila nito pabalik sa loob ng kakahuyan. Kumuha ito ng isang matibay na baging at itinali silang magkatalikuran at iniwan doon na umiiyak. Nakatulugan na nila ang pag-iyak at gutom. Madilim na nang magising sila sa maliliit na yabag na papalapit sa kanila. Muling naiyak si Ramiro sa takot. Mabuti na lang umano at waring kabilugan ng buwan noon. Kaya may kaunting liwanag silang nakikita. Sapat na para maaninag nila ang paligid. Walang ano-ano. Ay bigla raw may kung anong mabilis na nila lang ang biglang nagpalipat-lipat sa mga puno. Naaaninag nila ang tila puting bultong hindi nila mawari kung tao o unggoy na yumuyugyug sa mga sanga at nagpapalipat-lipat. Halos mabaliw ang dalawa nang dahil sa takot. Sumisigaw na sila sa labis na sindak. Nay! Kunin niyo na po kami dito! Tatay ko! Ayoko na po dito! Humahagulgol na sigaw ni Ramiro. Parang pinipiga naman ang puso ni Lolo Jacinto ko sa awa sa kapatid. Damang-dama raw nito ang takot sa nanginginig na katawan nito. Pinigil niya ang pagkakahulugpos ng mga higpi sa kanyang bibig at nakiramdam. Nabuhayan sila ng loob nang makatanaw sila ng mga sulok na paparating. Ang dalawang matanda nakatiwala pala ang mga ito. Agad silang kinalagan at iniwi muna sa kubo ng mag-asawa. Halos mabulunan sila habang umiiyak na kumakain. Hindi nila mapigilan ang mapahikbi sa kabila ng gutom dahil sa sobrang sindak nila. Hindi nila akalaing magagawa silang tiisin ang kapatid nila sa ganung kalagayan na parabang kailaki ng kanilang kasalanan dito para masuklam ito ng ganoon sa kanila. Kinabukasan ay natatakot silang umuwi. Sabi naman ng dalawang matanda ay dumuon muna sila. Hayaan nilang hanapin sila ng kanilang bayaw para malaman na ang mga kalupitan ng kapatid nila. Kaya't sa halip umuwi ay pinuntahan nila ang dako kung saan sila itinali ng ditsi nila. Kapwa man daw kinakabugang dibdib ay lakas loob silang pumasok sa kakahuyan. Tutal ay umaga at walang aswang at mga maligno sa umaga. Kaya medyo kampante silang tinalunto ng daan pabalik doon. Malapit na umano sila sa puno na pinagtalian sa kanila ng ditsi nila. Nang makakita sila ng isang batang sa tansya nila ay kaedad lamang ni Ramiro. Marahil ay nasa pagitan iyon ng 10 hanggang 12 taong gulang. Parang balisa itong nagpapalingalinga sa taas ng mga puno na parang may hinahanap. Napansin din nila ang bagay na nakasaklay sa likod nito na nababalot ng mahabang hibla ng mga buhok. Agad itong luminom sa kanila na parang natakot.
Saglit itong parang estatwa na tinitigan sila. Sabi ni Lolo Jacinto ay medyo singkit ang mga mata nito at may kaputian ng makinis na balat. Mahabang lagpas sa balikat ang unat na unat at itim na buhok nito. Medyo panghan daw ito, subalit mababa ka sa magandang itsura. Isang kakaiba sa itsura nito ay ang mga binti nitong parang walang taba, kundi purong manipis na laman lamang. Hindi rin umano sumasahid sa lupa ang bukong-bukong nito, sani upang magmuka itong nakatingkayad habang nakatayo. May hawak daw itong lukbutan na kulay tsokolate, at sa isang kamay naman ay isang malaking buto nang hindi nila matukoy na kung anong hayop. Nakaramdam sila ng takot nang umisi ito sa kanila. Kakaiba umano ang ngipin nito. Maliliit daw at matutulis na parang lagari. Inabot nito sa kanila ang buto at ang lokbotang dala. Habang nagsasalita ng kakaibang wika na hindi nila maintindihan. Subalit sa pagkakangisi nito at pagmuestra, ay tila ba nakikipagkaibigan ito sa kanila. Hindi raw makuha ni Ramiro na humakbang sa labis na nerbiyos. Kaya siya na ang kumuha sa lukbutan at isinenyas daw niya na ayaw niya sa buto. Pagkatanggap niya, ay muli itong umisi at nagsalita ng kung ano-anong hindi talaga umano nila maunawaan. Pagkatapos ay mabilis na tumalon sa mga puno at nawala. Miroy, palagay mo tao ba yun o engkanto? Pero kung engkanto kasi, dapat naglalaho, hindi tumatalon. Nagugulo ang tanong niya sa kapatid. Baka aswang yun, manong. Maliit na aswang. Saad naman ni Ramiro. Kapwa na sila kinilabutan, kaya minabuti na raw nilang bumalik sa kubo. Inabutan nila doon ang kanilang bayaw. Agad sila nitong niyakap nang makitang ligtas sila. Kadarating lang pala nito at sila kaagad ang hinanap. Ngunit wala na sila sa pinag-iwan ng ditche nila, kaya nabisto ito ng asawa nang umuwi ito mula sa kakahuyan na wala sila. Sinabi na rin ng dalawang matanda na naroroon sila sa kubo ng mga ito. Galit itong pinagbantaan. Nahihiwalayan ang kapatid nila kapag inulit ang pagmamalupit sa kanila. Sinabi rin itong tatapusin lang ang ilang order sa shop at ihahatid na sila papauwi sa kanila. Nang gabing iyon ay hindi na sila makatulog sa pananabik dahil sa sinabi ng kanilang bayaw. Sa wakas ay mayayakap na nilang muli ang mga magulang at makakalaro ang mga nakakabatang kapatid na naiwan sa kanila. Itinago nila sa dalambag na buri ang lokbutan na bigay ng kakaibang bata nang hindi ito tinitignan. Pero malakas daw ang kutob nila na mga laruan iyon na holen. Subalit pinunit ng malakas at kakaibang alulong ang kalaliman ng gabing iyon. Ang alulong ay tila panaghoy ng kung anong nilalang na nasasaktan na hindi nila mawari. Narinig nilang bumangon ang kanilang bayaw at kinuha ang flashlight. Lumabas din sila para sundan ito. Bit-bit ang homemade na pana ay tinungo nila ang pinagmulan ng tila panaghoy na alulong na naririnig nila. Ganoon na lamang daw ang palalaki ng mata nila sa sindak at kilabot nang makitang isang paslit na sa tansya nila ay nasa 4 na taong gulang ang nakasalalak ang buong katawan sa isang patibong sa alamid at baboy ramo. Nagawa ng matandang lalaking katiwala. Nakatusok sa dibdib nito ang tinulisang buho ng kawayan. Subalit, hindi ito pangkaraniwang paslit sapagkat kita nila ang mga mata nitong singkit na nanlilisik na nakatingin sa kanila. Kumakawag ang mga kamay nitong may mahaba at matutulis na kuko. Kita rin nila ang matutulis nitong ngipin
na nakalitaw sa nakangiwi nitong bibig na puno na ng dugo. Sa tingin daw nila ay parang nais nitong makawala sa patibong. Walang pag-aatubili na tinulungan ito ng kanilang bayaw. Ngunit binawian din ito ng buhay matapos mahugot ang mga buho ng kawayan sa katawan nito. Kitang-kita nila nang maging normal ang itsura nito. Nagulat pa umano si Lolo Jacinto at Ramiro nang makitang malaki ang pagkakahawig nito sa batang nakita nila kaninang umaga. Inaayos na ng kanilang bayaw ang katawan nito nang biglang isang napakabilis na nilalang ang sumaklit sa bangkay at tinangay ito. Sa labis na bilis ay hindi nila nakita kung ano iyon. Bigla na lamang iyong nawala at ni hindi nila nasundan ang tingin. Mayroon na naman mga batang si Maron ang napadpad dito. Ani ng kanilang bayaw. Si Maron? Ano po yun, kuya? Maang natanong daw ni Lolo Jacinto. Isang uri ng aswang. Tsako na hindi mga taga rito ang mga yun. Maaaring mga tribu ito ng aswang na mula sa Karatig Isla ng Palawan. Saad pa ng kanilang bayaw habang naglalakad na silang pauwi. Marahil daw ay naligaw doon ng batang aswang. Ganoong mga puok ang madalas pamugaran ng pamilyang si Maron. Tahimik at malayo sa magugulong tao. Sabi pa ng bayaw nila, namumuhay sa gubat at kakahuyan ng si Maron na parang mga berbalang. May mga isip at bait nga lang ang mga ito kahit primitibo ang paraan ng pamumuhay. Nambibiktima lang umano ang mga si Maron ng mga naliligaw sa mga lugar na pinamumugaran nila. Ngunit habang may pagkain pa ang mga ito ay hindi ito nananakit. Tipid daw kung kumain ng mga si Maron, kaya matagal maubos ang biktima. Inuunti-unti nito iyon at ibinabalot muna ng kanilang pambihirang buhok upang huwag mabulok at tinatangay-tangay ito saan man pumunta. May kutubang kanilang bayaw, nakadugo o kapatid ng paslit na si Maron ang kumuha rito. Marahil ay nahiwalay ito sa mga kasama. Kapag ganun daw na may nakakita na sa kanila, ay nililisan ng mga ito ang kanilang lugar. Ayon pa sa asawa ng kanilang kapatid, marami na raw ang si Maron na nagnais na sumabay sa pag-usad ng kabihasnan at namumuhay ng normal. Sumasailalim ang mga ito sa isang mapanganib na ritual na kung mabibigo ay kamatayan ang naghihintay. At kung magtatagumpay, ay makakapamuhay sila ng normal. Ani pa nito, ay ikinukulong umano sa isang sagradong tato na ibinuburda sa dibdib ng si Maron ang sumpa ng pagkasabik nito sa laman. Kinukontrol nito ang kanilang pagkaaswang. Hindi naman nila mapaniwalaan ang mga nalaman nila. Ganun pa man, ay binalikan nila kinaumagahan ang lugar. Nakita nila sa dikalayuan ng patibong ang isang baboy ramo na wala na ang isang paa. Marahil ito ang inahabol ng batang si Maron. Kinalingguhan ay binalita ng asawa ng kapatid nila na may tiket na sila pa uwi sa kanilang probinsya at aalis na sila kinabukasan. Hating gabi ay lumabas daw ng silid si Lolo Jacinto para manubig. Napansin daw niya na tila may tao sa balkonahe. Sinilip niya iyon. Hindi ito makapaniwala sa nakita. Ang bayaw niya ay nakahubad baro at tanging maliit na saplot na pangibabalang ang suot nito. Waring naliligo ito sa sinag ng maliwanag at bilog na buwan. Napansin niya ang kakaibang hugis ng mga binti nito habang nakatayo at nakatingalang patalikod sa kanya.
at nagpapahid ng langis. Katulad iyon ng mga binti ng batang si Maron. Bumibigkas din ito ng mga salita na katulad ng salitang narinig niyang sinasabi ng batang nakilala nila ni Ramiro sa kakahuyan. Nakapikit itong umiikot paharap at patuloy na nagsasalita ng wikang Banyaga. Nakita niya sa tulong ng sinag ng ilawan sa magkabilang pasimano ng balkonahe ang malaking tattoo sa dibdib nito. Napatanga siya sa kanyang natuklasan. Ang bayaw pala niya ay dating aswang na si Maron. Kaya pala marami itong alam tungkol sa mga aswang na ito. Nang makauwi na sila sa kanilang probinsya, ay sabik na tinignan muna ni Ramiro ang lukbutan na ibinigay ng batang si Maron para pagpartihin sa mga maliliit na kapatid. Ngunit nagulat sila nang makitang hindi yun holin, kundi mga makikinis at makukulay na bato. May apat na maliit na bolang ginto at anim na bolang puti. Natakot silang ibigay yun sa mga kapatid dahil baka isubo at malunok dahil mukhang candy. Kaya ang sabi na Ramiro ay itatabi na lamang niya. Wala silang pinagsabihan ng mga naranasan nila sa Palawan. Alam nilang magagalit ang mga magulang nila kapag nalaman ang ginawa ng kanilang nakakatandang kapatid sa kanila. Ayaw nilang magkagalit ang ditsi nila at ang kanilang mga magulang. Maging ang natuklasan niyang lihim sa kanyang bayaw ay hindi niya na sinabi kahit kay Ramiro. Ngunit pagtungtong ni Ramiro ng 20 taong gulang ay nagkasakit ito sa buto. Kaya napilitan siyang patignan kung totoo ang gintong bola. Nabenta niya iyon para sa pagpapagamot sa kapatid. Subalit, hindi rin ito nakaligtas. Binawian ito ng buhay sa edad na 21. Si Lola Maming naman ay hindi na talaga nagkaanak at namatay noong taong 1988. Pagkalipas ng 7 taong pagkamatay ng asawa nito. Taong 2000, 11 taong gulang na ako. Nang bawian naman ang buhay si Lolo. Subalit ang lahat niyang kwento ay mananatili sa puso at isipan ko. Kasama ang magagandang alaala namin na kasama siya. Hanggang dito na lamang po, Sir Kilabot. Sana ay naibigan niyo, 10 ng inyong mga tagapakinig, ang kwentong karanasan ng aking lolo na si Lolo Jacinto. Salamat po at more power. Muli po ang inyong taga-subaybay, Elmer. Magandang buhay po, Sir Kilabot. Isa po ako sa mga masusugid yung tagapakinig sa inyong channel. Nais ko lamang pong ibahagi ang kwento ng aming matandang kapitbahay nung siya umano ay paslit pa. Isang karanasang puno ng kababalaghan na maaaring hindi paniwalaan ng iba. Ngunit totoo niya umanong naranasan. Tawagin na lamang natin siya sa pangalamang Kanor. Taong 1928, nang maitala ang isa sa pinakamalakas na pagsabog ng bulkang Mayunood sa Albay. Ang hindi inaasahang pangyayaring iyon ay nagdulot ng masakit na alaala sa mga residenteng nakapalibot sa paanan ng bulkan. Hindi lamang kasi ilan ang nasawi sa trahedyang iyon. Ayon po kay Mang Kanor, nasa 7 taong gulang pa lamang siya nang maganap ang bigla ang pagsabog na iyon ng bulkang Mayon. Ayon pa sa naalaala niya, ilang araw bago umano ang malakas na pagsabog, ay naging kapansin-pansin ang pagkabalisa ng mga maiilap na hayop tulad ng mga ahas, usa, unggoy, bayawak at baboy ramo. Kapansin-pansin din ang pagdami ng mga ibon na sa mga kakahuyang nakapalibot lamang ng bulkan makikita. Isang umaga umano noon ay namangha ang kanyang papay
nang makitang may isang malaking baboy ramon na napadpad sa kanilang bakuran. Bagay na nakapagtataka, sapagkat ang mga ganitong hayop ay hindi gumagawi sa mga lugar na may mga tao. Bakit kaya may baboy ramong naligaw dito? Nagtatakang wika noon ng papay niya nang makita umano nitong nanginginain ng mga tanim nilang petchay ang mailap na hayop sa loob mismo ng bakuran nila. Isa pang nakakapagtaka ay ni hindi tutuminag nang makita ang kanyang ama. Gayong sa normal na pagkakataon ay tumatakbo na ang mga baboy ramo sa kaluskos pa lamang. Ang kakaibang pagkilos ng mga hayop sa ilang ay nasaksihan din ang iba pa nilang mga kaparanggay. Ang iba raw ay nagulat sa pagbaba ng ilang usa at maging mga unggoy. May ilan din nakaranas na makakita ng mga ahas sa kanilang mga bakuran at bahay. Ang ganoong pinominon ay pinaniniwalaan ng matatanda na isang signus o palatandaan ng kung anong sakuna o trahedya. Hindi nga lang matiyak ng mga tao kung anong uri ng sakuna ang paparating, subalit batid ng mga ito na malaki itong perwisyong dala ng kalikasan. Hindi kaya magkakaroon ng malawakang tagtuyot na naman? Wika ng isa sa kanilang kababaryo nang minsan ay magpunta ito sa kanila para manghingi ng ikmo para sa nganga nito. Nako, palagay ko ay magkakaroon na naman ng sunog sa gubat. Hindi ba't ganito rin noon nung magkasunog sa gubat sa mayon? Ilang buwan din natapos iyon ah. Sabat naman ang tiyo niya. Naroon ito upang sumama sa papay niyang mamitas ng kape sa inaasikaso nilang taniman. Ako sa pakiwari ko, kapag may ganyang mga pangitain na pati ahas at ultimo mga langga may naliligalig. Tsak may magaganap na paggalaw sa ilalim ng lupa. Huwag naman sanang magkalindol at kapapanganak pa lang ni Mrs. Wika naman ng kanyang papay na may halong pag-aalala sa tinig. Ilang araw lang makalipas ang pag-uusap na iyon, ay nagkatotoo po raw ang signos o pahiwatig ng mga hayop. Sapagkat ilang araw lang, ay naganap nga ang pagsabog ng bulkan. Ikinataranta ito ng maraming residente na sakop ng Mayon Unit. Ito umano ang mga baryong nasa paanan at nakapalibot sa Mayon. Isang tanghali ay nagulat na lamang ang mga tao nang biglang magkaroon ng malakas na pagsabog na tila kulog na nagmumula sa bulkan. Kasabay ang bahagyang pagyanig ng lupa na parang mahinang lindol. Kasunod nito ang pagkalat naman ng dilim at pag-ulan ng abo at buhangin. Kahit sa katangalian tapat ay biglang nagmistulang gabi na. Pati umano mga manok ay napilitan ng magsihapon sa kani-kanilang pugad dahil sa kumakalat na dilim. Dahil sa takot at katarantahan, idagdag pang may sakit na mali-mali ang kanyang mamay. Nagmamadali umano itong sinamsam ang inaakala nitong kapatid niya na nasa duyan na mahigit 2 buwan pa lamang na ipapanganak. Huli na nang malaman ng kanyang ina na unan lamang ang nakuha nito at naiwan ng kanyang kapatid na katabi pala niyang natutulog. Tuwing tanghali kasi ay ugali ng kanyang ina. Napatulogin siya upang umano ay mabilis siyang lumaki. Nakalimutan nito na itinabi nito sa kanya ang kanyang kapatid na sanggol. Nakababa na ito ng baryo at sakay na ng truck ng mga konstabulary. Nakaagad din namang ipinadala ng kanilang munisipyo para ilikas sa mga tao. Nang mapansin nitong hindi nito kasama ang anak na si Canor, ang karga naman niya ay unan lamang at hindi ang kanyang sanggol. Ang ama niya ng mga sandali namang iyon ay kasalukuyang nasa baryo na talaga dahil nagdala ito ng 6 bunga ng kape. Pauwi na ito sakay ng kalabaw nang biglangan dumilim kaya tumigil ito sa tabi ng daan upang makapag-isip ng dapat gawin. Nag-aalala na rin ang kanyang papay sa kanilang ina na kapapanganak pa lamang at sa kanilang magkapatid. Nadaanan nito ng truck sa tabi ng kalsada at isinakay na upang isama sa mga taong ililikas mula sa baryo. Ngunit nang makita ng kanyang ama sa truck ang kanyang ina,
na namumutla dahil naiwan ito ang mga anak dahil sa takot, ay lalo itong sinalakay ng pag-aalala. Habang nagkakagulo ang mga hindi magkamayaw na tao na nais makalikas, ay pilit naman nakikiusap ang ama ni Canor sa mga konstabularyo na kung maaari ay payagan siya makabalik para kuhanin ang kanyang mga anak. Hindi naman kaagad makapagpasya ang mga ito kung papayagan ng kanyang ama o sasamahan dahil sa natatarantang mga tao. Samantala, naalimpungatan naman si Canor sa ingay ng kanilang asong si Kalisto. Sa tulong ng kaunting natitirang liwanag, ay naaninagang niyang kagat nito ang lampin na kinababalutan ng kanyang kapatid at maingay siya nitong ginigising. Nang akma siyang iiyak dahil sa nakikitang kadiliman sa paligid, ay naramdaman niyang muling inilapag ng aso sa tabi niya ang kanyang kapatid. Saka ito tumakbo sa labas at doon malakas na kumahon. Habang nag-iingay sa labas ang aso, ay tinatawag naman ni Canor ang kanyang ama at ina. Ngunit walang sumasagot ni isa sa mga ito, ay napagtanto ng bata na wala silang kasama ng kanyang kapatid sa bahay maliban sa asong si Kalisto. Nagsimula na itong matakot at umiyak ng malakas. Nang marinig naman ng aso ang kanyang pag-iyak, ay muli siya nitong binalikan at kinagat ang manggas ng kanyang damit na tila inaaya siyang umalis. Umiiyak na kinarga niya ang kapatid at sumunod sa aso. Padilim na ng padilim kaya lalong lumalakas ang kanyang pag-iyak dahil sa takot. Ngunit kahit natatakot dahil sa patuloy na pagdilim ng paligid, ay dahan-dahan pa rin siyang naglalakad kasabay ang asong hindi rin siya iniiwan. Habang binabaybay nila ang daan palabas ng kanilang kakahoyan, ay patuloy ang kanyang pag-iyak. Dahilan marahil kaya umiyak na rin ang sanggol na kanyang karga-karga. Ngunit napatigil siya nang makakita ng liwanag na nagmumula sa kanyang likuran. Nilingon niya ito sa pag-aakalang ito ang kanyang papay. Subalit na mangha siya nang makitang isa itong babae na hindi pamilyar sa kanya. Niminsan na hindi pa niya ito nakita, kaya alam niyang hindi ito isa sa kanilang mga kapitbahay at hindi rin ito tagaroon sa kanilang baryo. Binalot ng pagtataka ang batang si Canor sapagkat kitang-kita niya ang mukha ng babae sa gitna ng madilim nilang kinaroroonan. Ni hindi ito kababakasan ng takot o ligalig sa bigla ang paglaganap ng dilim sa kanilang baryo. Hindi rin nakalampas sa kanyang pansin ang kakaibang ganda nito. Maging ang suot nitong bestidang kulay mga sulngasul na puti na nakukulapula ng maraming nagkikislapang mga brilyantitos. Sa musmus na isip niya, ang inakala niya ay isa itong napakayaman na dayo sa kanila. Ngunit hindi niya maintindihan kung saan nagmumula ang liwanag na tila nakapalibot dito. Hindi siya nakatutol ng akayin siya nito at sinabayan siya ng paglalakad. Huwag ka nang umiyak. Walang mangyayaring masama sa'yo. Wika umano nito sa malamig na boses. Napamaang siyang napatingin sa maganda nitong muka. Nagtataka kasi siya kung bakit sa kinatatayuan nila ay parang may tumatanglaw na liwanag. Gayong wala naman silang dalang sulo o kahit maliit man lang na ilawan. Muli niyang tinigdan ng kasabay na magandang babae. Tila dito nagmumula ang sinag ng liwanag na nagsisilbing tanglaw nila sa daan. Huwag kang matakot. Sasamahan kita. Dagdag pa umano nito. Pinilit niyang kalmahin ang sarili at tumigil siya sa pag-iyak. Habang mahigpit na karga ang kanyang kapatid na tumigil na rin sa pagpalaho ng iyak. Sumisigok na sinundan na lamang niya ang babae na ngayon ay nauuna ng lumakad sa kanya. Ngunit hindi pa rin naaalis ang kanilang pagtataka ng aso nilang si Kalisto. Sapagkat sa paghakbang ng babae, ay kasunod naman ang pagliliwanag ng bawat apakan nito. Parang nagiiwan ito ng mga puting nagliliwanag na baga sa kanilang dinaraanan. Muli siyang huminto nang gumalaw ang karga niyang sanggol. Huminto rin ang babae at lumingon ito sa kanya.
Huwag kang mag-alala. Susundan natin si namamay mo. Anin ito sa kanya. Pagkarinig sa sinabi nito, ay nabuhayan ng loob si Kanor. Pinunasan nito ang namamasang muka dahil sa magkahalong luha at pawis. Sabay muling sumunod sa babae. Kasabay niya ang kanilang asong si Kalisto na ngayon ay nakabahagang buntot at tahimik din naglalakad. Kanina pa rin niya napapansin ang kakaibang kilos ng kanilang aso mula nang dumating ang mahiwagang babae. Dati kasi ay maangas ito at agad na kinakahulan ng sinumang lumapit sa kanila o sa kanilang bahay, lalo at hindi nila kilala. Ngunit hindi man lamang ito umimik nang lapitan sila ng kasama nilang babae ngayon. Tila pa nga malaki ang respeto ng kanilang aso rito na parabang nakakita ito ng tagapagligtas. Samantala, ay isa-isa ng sinakay ng mga konstabulari ang mga taong nagdadatingan sa kabisera ng kanilang baryo upang lumikas. Ang iba ay sa daan ay sinasakay ng truck kapag nadadaanan ito. Nang tumigil ito sa kanilang barangay hall, ay nagpatunog ito ng bandilyo upang malaman ng iba pang taga-baryo kung saan dapat pumunta para makalikas. Sir, baka po pwede muna akong bumaba habang hinihintay pa ang iba. Kailangan ko po talagang balikan ang mga anak ko, sir. Baka po napapaano na sila. Lumalakas na po ang pag-ulan ng abo. Yung isang anak ko po, sanggol pa. Naiiyak na wika ng papay ni Kanor sa isang opisyal ng constabulary. Eh sige ho tatang, sasamahan ko na kayo. Pero gagawa po muna tayo ng sulo para makita natin ang daan. Sagot ng opisyal sa kanyang papay. Nag-aalala na rin to dahil sa makapal na ang abo na bumabagsak sa buong baryo. Sani upang kahit ang ilaw ng kanilang sasakyan ay hindi makatagos basta-basta sa dilim. Naku tatang, medyo malayo pala ang bahay nyo. Nasa gitna pa pala ng kakahuyan. Parang sakop na po kayo ng 6 km danger zone. Bulalas ng isang sundalong kasama ng kanyang papay habang binabagtas umano ng mga ito ang landas papunta sa kanila. Hindi naman po sir, 7 kilometers din po ang layo namin sa paanan ng bulkan. Tugon naman daw ng papay niya. Samantala ng mga sandali ring iyon ay nagtaka si Kanor nang biglang huminto sa paglalakad ng babaeng sinusundan niya. Lumingon ito sa kanya at magilaw ng ngumiti. Paparating na ang papay mo. Sinusundo ka na. Saad nitong nakangiti. Pagkarinig nito, ay tila maisip naman ng aso na nagtatakbo patungo sa daang palabas ng kakahuyan at malakas itong nagtatahol. Tila nais nitong marinig ito ng kanyang ama at malaman nito ang kanilang kinaroroonan. Agad naman itong narinig ng kanyang papay at ng mga kasama nitong sundalo. Sir, aso namin po iyan, si Kalisto. Bulalas ng kanyang ama, sabay pakawala ng mahabang sipol. Nakilala ng aso ang sipol at tinugon nito iyon ng malakas na alulong at tahol na parabang tinatawag ang taong sumisipol. Si Kalisto nga, tsak nakasama niya ang mga anak ko sir. Tinuruan ko po kasi yun na huwag iiwanan ng mga anak ko at laging bantayan. Wika pa ng kanyang ama, saka nagmamadali ng humakbang upang sundan kung saan nagmumula ang kahon ng kanilang aso. Mabilis din naman sumunod ang dalawang sundalong kasama nito. Habang ang aso naman ay tumatakbong pabalik-balik sa kanila, napanay pa rin ang kahol. Malapit ka na sa papay mo. Bulong ng kasama niyang magandang babae nang muling bumalik ang aso na kumakawag na ang buntot. Naririnig na rin niya ang boses ng kanyang ama at ng dalawa nitong kasamang sundalo. Ilang saglit pa ay iniluwanan ng dilim ang kanyang ama at ang mga kasama nito. Napatakbo si Kanor nang makita ang papay niya. Nang makalapit, ay naiyak ulito sa sobrang tuwa. Agad naman silang niyakap ng kanilang ama. Sinamaan po ako ng maganda babae pababa rito. Ani niyang sumisigok-sigok pa. Ngunit napansin niyang natigilan ng kanyang ama at ang dalawang kasama nito.
nang tumingin ang mga ito sa dako kung saan niya iniwan ang kasamang babae. Tila gilalas na gilalas ang mga ito sa kung anong nakikita. Hindi naman maintindihan ni Kanor kung bakit ganoon na lang ang reaksyon ng papay niya at ng mga kasama nito nang tumingin ang mga ito sa direksyong pinanggalingan niya. Narinig niya ang sinabi ng isa sa mga ito. Tatang, inungok yan. Nakakunot ang noon na lumingon siya upang makita kung ano ang sinasabi nitong inungok. Saka bakit parang hindi nakita ng mga ito ang babaeng kasama niya. Ngunit namang harin siya nang makitang wala na ang babae sa dati nitong kinatatayuan. Sali pa isang haliging apoy na naglalagablab at tumitilimsik pa ang mga muntimbagang nagmumula rito ang kanyang nakita. Napakaliwanag ng paligid nito, ngunit hindi natutupok o nasusunog ang mga damo. Tila pa sumasayaw ang apoy ng mistulang tubig ang umaagos ng mga baga na waring nais silang tanglawan ng taglay nitong liwanag. Nasaan na yung babae? Ang bilis naman yatang nakaalis. Tatakot po yata sa mga sundalong kasama niyo, Pai. Nasabi na lamang niya sa labis na pagtataka. Kay bilis naman kasing nawala nito at parang hindi nakita ng kanyang ama at ng mga kasama nito ang babae. Nakita niyang dahan-dahang lumapit ang papay niya sa apoy at bumulong ng pasasalamat. Pagkatapos ay kinuha ng papay niya sa kanya ang karga niyang sanggol. Siya naman ang kinarga ng isa sa kasama ng ama niya at tinahak muli ang daan pabalik sa truck. Habang naglalakad ang mga ito palayo, ay pilit silang inaabot at tinatanglawan ng liwanag ng haliging apoy. Nasaan na kaya yung babae, Papay? Bakit hindi po sa atin sumama? Kulit uli niya sa ama. Hindi siya maaring sumama sa atin, anak. Dahil isa siyang inungok. Dito ang kanyang tahanan. Matalinhagang sagot ng kanyang ama. Hindi na nagtanong pang muli ang bata pa noon na si Mang Kanor. Bagamat sa isip daw niya, ay nagpapasalamat siya sa babaeng naging gabay niya sa madilim na landas na iyon, ay pinili na lamang niyang tumahimik. Ang mahalaga ay ligtas na sila ng kanyang kapatid at ng aso nilang si Kalisto. Maluwalhati silang nakalikas at ilang oras din bago sila nakarating sa evacuation center sa isang bayan sa Kamsur. Sa lakas kasi ng pagsabog ng bulkang mayon, ay doon muna dinala ng mga sundalo ang mga lumikas sa kanilang baryo sa utos ng kanilang punong bayan. May asawa at anak na siya nang malaman niya kung ano ang inungok. Ayon kay Mang Kanor, ang inungok ay isa sa tatlong uri ng San Telmo. Ang isang uri ay likha o mano ng pwersang nagmumula sa enerhiyang likha ng kalikasan na nagmimistulang bolang apoy. Ito ang San Telmo na nagtataglay ng mutya. Ang ikalawang uri ay ang dalawang bolang apoy na nagsasalpukan na likha naman ng mga espiritu na kadalasan ay matatagpuan sa mga hangganan ng mga lupa o muhon. Lalo na yung mga lupain na pinag-aawayan o pinag-aagawan at may nagwis ng buhay dahil sa alitan sa lupa. Ito ang uri ng San Telmong gawa ng mga ligaw na espiritu. Ang ganitong uri ng San Telmo ayon kay Mang Kanor ay mapanganib. Ang ikatlo naman ay ang inungo. Ito ay elemental na San Telmo na makikita naman sa mga bundok at kakahuyan na may anyong haliging apoy na maaaring tumaas na sintaas ng mga puno ng nyuk. Nagaan yung tao din ito sa ilang mga pagkakataon upang tumulong sa mga naliligaw o nangangailangan ng tulong sa gitna ng mga peligro sa kakahuyan. At hanggang dito na lang po ang kwento ni Mang Kanor. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana ay inyong nagustuhan. Maraming salamat. Isa po ako sa masugid yung taga-subaybay dito sa Pampanga, sa lugar po ng asawa ko.
Ako po kasi ay tubong kapis. Libangan na ng mga tulad kong dual citizen na ang ID ang pakikinig sa mga kwentong kababalaghan. Mangyari ay Filipino citizen na ako ay senior citizen pa. Kaya sa pakikinig sa inyong channel ay parang nababalik ako sa mga panahon noong aking kabataan. Pagpasensyahan nyo na sana, Mr. Kilabot, sapagkat medyo magulo ang aking pagkakasulat. Paano'y medyo malabo na po ang aking mata kapag walang salamin at hirap na rin magtipa sa cellphone. Bahala na po sana kayo na mag-ayos nito dahil ito ay totoong karanasan ko at ng aking pamilya. Tawagin mo na lamang akong Lusing. Hindi ko na gaanong matiyak ang eksaktong taon. Subalit sigurado akong dekada 60 ito naganap at nasa 10 taon ako noon. Ang aking ina ay namatay sa panganganak sa bunso namin na si Trining. Si tatay naman ay namatay makalipas ang 4 na taon dahil sa pamamaga ng binunutan ng ipin. Kumalat ang pamamaga sa buong mukha niya na naging sani ng kanyang pagpanaw. Kung kaya ang pinakapanganay naming kapatid na si Kuya Berhilio ang tumayong magulang sa aming walong magkakapatid. Pampito po ako at kami na lamang na sinundang kong si Berio at ang bunso namin na si Trining ang natitirang itinataguyod ng panganay namin. Sa labis na hirap po ng aming pamumuhay sa liblib na nayon namin ay nagsipagluwasan ng Maynila ang aming ibang kapatid upang makipagsapalaran. Lahat kami ay natutulang bumasa at sumulat, ngunit lahat ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Malaki naman ang lupain na iniwan sa amin ang aming mga magulang. Subalit dahil nga sa tatlo lamang ang lalaki sa aming magkakapatid at ang isa ay maliit pa, ay hindi namin kaya ang bungkalin ito. Ayaw naman itong ibenta ng aking mga kapatid na panganay sapagkat ito na lamang ang alaala ng namayapa naming mga magulang. Sa maagang pagkawala ng mga magulang namin na dapat ay sandalan, ay napilitan maging matatag at magkaisa ang mga opinyon ng aming mga panganay upang hindi kami magkawatak-watak. Ang dalawang sumunod kay Kuya Berhilio na si Manang Suling at Manong Poldo ay unang nagpa siyang lumuwas ng Maynila para maghanap ng mas magandang oportunidad. Nang tumuntong ng 18 si Manang Karing, ay kinuha ito ni Manang Suling upang ipasok sa trabaho. Paminsan-minsan ay nakakapagpadala ng pera ang apat sa amin. Dahilan upang medyo maging malayaw kami ng kaunti ni Trining. Sa aming walo, kami ang hindi nakatikim ng gaanong hirap sa gawaing bukid. Dangan lang at hindi uso noon talaga sa mga liblib na baryo ang maging mahilig sa pag-aaral. Basta't marunong magbasa at sumulat ay sapat na. Isang araw ay umuwi si Manong Poldo na may kasamang babae na ipinakilalang nobya niya, si Manang Toyang, na umano ay taga-Antique. Poldo, ikaw ba'y mag-aasawa na? Hindi magandang tignan na magkasama kayo ng hindi kasal. Alam mo naman ang kaugalian na matatanda sa atin. Tiyak na may sisita sa akin at sasabing kinukonsinti kita. Uwi ka na unang Kuya Berhilio ko. Eh gusto ko nga sana Kuya. Dangan nga lamang at ayaw pa ni Toyang. Ang isa pa, hindi pa kami nakakapagpaalam sa mga magulang ni Toyang. Magbabakasyon lang naman kami rito ng mga ilang buwan habang inihintay yung telegrama ng kasamahan ko. Gusto ko kasing lumipat ang pabrikang papasukan. Tugon naman ni Manong Poldo. Ah, ganun ba? Hindi ba siya nag-aalalang sumama sa iyo nang hindi pa kayo kasal? Nagtatakang tanong ni Manong Berhilio. Eh, siya tong may gusto ng ganito eh. Wala naman akong magagawa.
Hindi ko nga alam kung bakit ayaw pa niya. Ngayong nasa hustong gulang naman kaming dalawa. 27 na nga ako, siya na may 25 na. Mahabang tura naman ni Manong Poldo. Baka sa mukha niya, ang tunay na pagtataka na may lakip na pagkadismaya. Sa tingin naman ng panganay namin, ay nagsasama na rin naman bilang mag-asawa ang dalawa sa Maynila. Kaya ipinasya niyang bumukod muna ang dalawa kung matatagalan ng mga ito sa probinsya. Iginawa ni Manong Berhilyo ng munting kubo ang dalawa sa dulo ng pinaka-boundary ng aming lupain. Maganda ang pwestong iyon sapagkat ilang minutong lakad lamang ang layo ng bukal na pinagkukunan namin ng tubig na inumin. At ang isa pa ay may mga ilan-ilan din na kapitbahay doon na maaaring maging kaibigan ni Manong Toyang. Medyo may kalayuan nga lamang ang pagitan ng mga kapitbahay. Ngunit maaari sila makapagpanagpo sa bukal kapag maglalaba o iigip. Naging maayos naman ang lahat sa umpisa. Masipag ang nobya ni Manong Poldo. At talatang batak din sa trabaho sa bukid. Napakahusay din itong manghuli ng mga hayop na laya sa gubat. Bagay na ikinamangha namin, maging ni Manong Poldo mismo. Hindi niya akalain na tila kay dali lang para sa babae ang makapag-uwi ng karni ng hayop tuwing mangunguhoy ito ng mga gugulayin sa gubat. Mula nang dumating sila ay hindi kami sinalat sa ulam na karni. Hindi rin kami kinakapos na sa bigas sapagkat mayroon namang kaming sakahan. Mahusay rin magluto ng mga putahe na gamit ang makalumang estilo at sangkap si Manong Toyang, kaya hindi problema ang mga pampalasa. Subalit makalipas ang ilang linggo ay nagkaroon ng mga balibalita sa aming kapitbahayan at mga karatig bukid na may gumagala o manong kakaibang nilalang na nagnanakaw ng mga hayop sa gabi. Mga tampalasang tagababa na yan. Mga tamad na ayaw mag-alaga ng mga sariling hayop para may pantawid sa gutom. Sambit ni Manong Poldo nang minsan ay magdala ito ng ulam na karne ng bayawak. Talo pa sila ni Toyang. Mahusay manghuli ng hayop sa gubat. Nung isang gabi, ilang oras lang nawala. Pagbalik, may dala ng tatlong malalaking ibon. Kaya ayun, kinabukasan, ginata ang inasal na ibon na may malunggay pa ang ulam namin. Pagbibida pa nito. Hindi ka ba nagtataka dyan sa nobya mo? Abay, pambihira naman ang kakayahan niyan. Nakakahuli nang mag-isa lamang siya. At ang isa pa, bakit mo inahayaang magpunta sa gubat na mag-isa? Sabad naman ni Manong Berhilyo. Napansin kong natigilan si Manong Poldo. Tulog na kasi ako tuwing umaalis si Toyang. Nakauwi na siya bago ko pa malamang umalis siya. At ang isa pa, naikwento naman niya na mahusay naman ang pamilya niya na magpaamo ng hayop na laya sa gubat. Kaya nga, nasanay na sa karni si Toyang. Tila pagdidepensa ni Manong Poldo sa nobya niya. Nang hapon na iyon, ay inutusan kami ni Manong Berhilyo na mag-igib ng inumin sa bukal habang nagsasalansyan siya ng mga panggatong sa ibabaw ng aming pugon. Inabutan namin sa bukal si Manong Toyang na may kausap na isang taga sa amin. Patapos naman ito sa paglalaba. Hindi ko maiwasan na pagmasdan ng nobya ni Manong Poldo. Napukaw ng aking kuryosidad ang sinabi ni Manong Berhilyo tungkol sa kanya. Napansin ko ang kakaibang titig niya sa medyo umbok na tiyan ng kanyang kausap. Paano, Toyang? Mauna na ako, ha? Tutali, patapos ka na. Sa kami kasabay ka naman na paakyat, narito na pala yung mga hipag mo. Paalam ng babae habang inaayos na ang nilaban niya sa kanyang batya. Matiim siyang sinundan ng tingin ni Manong Toyang habang papaahon sunong ang kanyang batya. Ang bukal kasi namin ay nagmumula sa ilalim ng ugat ng dalawang matandang puno. Palusong ito na sa baba ay malakas na tubig mula sa bukal at napapalibutan
ng maliliit na punong namumunga, gaya ng bayabas at isa chico. May mga bulaklak na ligaw rin na nagbibigay ng preskong lilim sa munting ilug-ilugan sa ilalim. Nang makaigib kami, ay sabay-sabay na kaming umahong paakyat. Hindi kumikibo si Manang Toyang kahit panay ang daldal namin sa kanya ni Trini. Sinaway pa nga niya ito na huwag maingay. Tila kay layo kasi ng isip nito, kaya waring naiirit sa kadaldala ng bunso namin. Isang bagay pa yon na ipinagtataka namin ni Trini, sapagkat sadyang iwas ito sa amin. Pakiwari namin ay mainit ang dugo nito sa amin dalawa. Napapansin ko yun lalo kapag nakikipagharutan sa amin at nakikipagbiroan si Manong Poldo. Kinagabihan ay inapoy ng lagnat si Trining na labis naming ipinag-alala, lalo na si Manong Berhilyo. Dahil sa makalumang pagpapalaki sa amin at sa mga tradisyonal na paniniwala, ay nagpunta sa bukal ng madaling araw na iyon si Manong Berhilyo. Makikiusap ito sa mga engkanto na namamahay umano sa bukal. Naniniwala siya na nabati ng engkanto si Trining dahil sa pagiging makulit nito. Paalis na umano siya nang maramdaman niyang may nakasunod sa kanyang paakyat. Nilingon niya ito. Isang matandang babae na may dalang gulay ang kasunod niyang paahon mula sa baba ng bukal. Nagtataka siya sa matanda dahil hindi pamilyar ang mukha nito sa kanya. Batid niyang hindi iyon taga sa amin. Ganun pa man, ay tinulungan ito ni Manong Berhilyo at inilalayan na paakyat. At bilang pasasalamat, ay binigyan siya nito ng isang medalyon na nakakabit sa kanya. Salamat, Intoy. Heto, sa'yo na yan. Huwag mo nang tanggihan dahil makakatulong sa iyo yan. Mag-iingat kayo dahil may malapit sa inyong hindi pangkaraniwang tao. Ani umano ng matanda. Napamaang na lamang na tinanggap ni Manong ang medalyon. Nagtaka pa siya nang mabilis na nawala ang matanda sa ilang hakbang pa lamang dito na palayo sa kanya. Nagugulo ng isip niya na umuwi. Ngunit nadat na niya kaming nag-iiyakan ng kapatid kong bunso at ni Beryong na dahil sa takot. Napakarami kasing itim na paru-paro sa loob ng bahay namin na halos takpan ang buong bahay. Lalo sa silid namin tatlo ni na Trining. Nagpulupot na nga kami ng banig dahil pinuputaktig kami ng mga ito. Subalit agad nagliparan palabas ng bahay ang mga paru-paro nang makapasok siya ng bahay. Di naman niya si Trining. May lagnat pa rin ito. Hindi niya maawari kung bakit naisipan niyang ipatong ang medalyon sa tiyan ng bunso namin. At ilang saglit pa ay biglang nagsusuka si Trining nang may kakaibang amoy. Parang malansang dugo at amoy pusali. Pagkatapos niyon ay nawala na ang lagnat nito at nakatulog. Kinabukasan ay nabalitaan namin na namatay ang buntis na nakausap ni Manang Toyang sa bukal. Ayon sa mga magulang nito, ay dinugo ito at takunan. Dahil nga sa napakalayo ng bahay sa amin, ay hindi na ito nadala sa ospital. Wala rin naman masasakyan. Ang muntis sanggol nito ay niluwal na lamang sa bahay nila. Ang ipinagtataka nila ay parang durug-durug na ito. Nakita ko na nag-igting ang bagang ni Manong Berhilyo sa balitang narinig mula sa kanayo namin na may-ari ng maisan sa tabi ng aming bukid. Napadaan ito sa amin
ng araw na iyon para umamot ng paninim na kamote, kapalit ang binhi ng mais na tanim nito. Nang hapon na maghahatid uli ng ulam si Manong Poldo, ay sinabihan ito ni Manong Berilyo. Huwag sanang sasamaan loob mo, Poldo. Pero paunahin mo nang babalikin sa Maynila yung nobya mo at hiwalayan mo na. Ang wika nito na ikinagulat namin. Bakit naman, Manong? Anong kasalanan ni Toyang? Bigla naman yung pag-ayaw mo sa kanya. Akala ko ba hindi ka tutol sa kanya? Sunod-sunod na tanong ni Manong Poldo. Kung ayaw mong hiwalayan yan, sundin mo'y sasabihin ko, itabi mo itong sinulid na pula. Mamayang gabi, ikabit mo sa bintana at pinto kapag nagising ka nang wala siya. Ani ni Manong Berhilyo. Tumangutangu lamang si Manong Poldo at waring wala sa sariling kinuha ang sinulid. Ngunit ang umalis siya ay nakita namin na inikot ni Manong Berhilyo ng 7 beses ang bahay namin at bulong ng bulong. Nang matapos ito, ay nagtanong si Trining. Manong, ano yung ginawa niyo kanina? Sinusunod ko lang yung mga napaginipan ko. Parang boses ni nanay na nagsasabi ng salitang hindi ko naman alam kung ano. Sagot nito kay Trining. Baka maging albularyo ka na, Manong. Sabad naman ni Beryong. Nang gabing iyon, ay nagmanman si Manong Berhilyo sa kubo ni Manong Poldo. Sa takot namin ay hindi kami nagpaiwan. Sumama kami at pinanood ang ginawa niya. Nang makita niyang umalis si Manong Toyang, ay pinagtatalian niya ng sinulid na pula na dinasalan niya ang mga bakod at tarangkahan ni Manong Poldo. Pagkatapos ay saka kami umuwi. Madaling araw ay hango sa amin si Manong Poldo. Hawak nito ang isang balumbo na sinulit na ibinigay ni Manong Berhilyo. Si Ginoo, Manong, nabuang na si Toyang. Hindi makapasok sa bahay namin. At tulan siya sa gawas. Lain na ang itsura. Buang na talaga. Mangyayak-ngyayak na sumbong nito. Panay daw ang tungayaw ng nobya niya sa labas ng bakuran. Nakakaiba ang boses. Nang lumabas siya sa bakuran, ay gusto siyang sakmalin. Mabuti na lang at hindi umano ito makapasok. Bumalik raw siya at nagsuot ng jacket. Nakaparaw niya ang sinulid na bigay ni Manong Berhilyo doon. Nang muli siyang lumabas, ay hindi umano ito makalapit na. Sa sindak niya, dahil sa natatakot itong pagkakatitig sa kanya, na nanlilisik ang mga mata at tumutulo pa ang mga laway, ay nagtatakbo na siya papunta sa amin. Dala ang lamparang maliit. Sabi ko na, aswang niyang nobya mo. Sambit ni Manong Berhilyo. Nang kinaumagahan, ay hindi na namin inabutan sa kanila si Manong Toyang. May nakakita umano rito sa terminal ng bus na papuntang Pier. Nalungkot si Manong Poldo sa umpisa. Ngunit nagtataka siyang hindi siya nasaktan sa pagkawala nito sa buhay niya. Marahil daw sabi ni Manong Berhilyo, ay ginayuma rin ni Manong Toyang si Manong Poldo. Sapagkat hindi naman sa pamimintas, magandang lalaki ang kapatid ko. Dahil may dugong Kastila at Griego ang aming ina at mistiso rin ang aming ama. Kaya gayuma lamang ang maaaring dahilan kung bakit ginusto niya si Manong Toyang na hindi binayaan ng kagandahan. Bagamat hindi ito ganoon kapangit. Ni hindi na nga naaalala o nababanggit man lang ng kapatid ko ang tungkol sa kanya. Hindi na rin ito bumabanggit ng pagnanais na bumalik sa trabaho sa Maynila. Tumulong na lamang ito sa pagbubukid habang si Manong Berhilyo ay patuloy na kinakabisado ang mga salitang naririnig umano niya sa mga panaginip.
Sa amin, pinakamahina ang katawan ni Trining. Palibasa ay bunsok at bata pa sa edad nitong 8. Siya ang paborito ni Manong Poldo at Manong Berilio. Ibinilin daw kasi ng tatay namin ito bago namatay 4 na taon na ang nakakaraan. Ilang buwan pagkatapos na umalis sa poder namin si Manong Toyang, ay nilagnat si Trining na sobrang taas. Hindi ito mapagaling ng dasal ni Manong. Hindi rin namin madala sa ospital dahil wala nang masasakyan sa mga oras na iyon. Bihira pa ang bumabiyahe sa amin sa araw, lalo sa gabi, na talagang walang masasakyan kung hindi paragos at kalabaw. Kaya nang hating gabi, ay binawian ang buhay ang bunso namin. Ang buhay na alaala ni nanay sa amin, bago ito nawala, ay sumunod din sa kanya. Hindi kami makapaniwala ng ganoon na lang kadali na nawala si Trining. Nilagnat lamang ng umaga at namatay kinagabihan. Hindi alam ng dalawang panganay naming lalaki kung paano ibabalita sa tatlong babaeng panganay ang nangyari. Sa bawat telegrama kasi nila at padala, ay hindi nawawala ang pagliyag ng mga ito sa bunso namin. Ito kasi ang kamukha din ng aming ina. Hindi pa uso ang serbisyo ng puninarya noon. Nililinis lamang ang bangkay at nilalagyan ng alkampor. Pagkatapos ng paggawa ng manumanong at taol, nagawa sa kahoy. Mula sa malambot na kahoy, ay ipapasok na ang patay at ililibing. Kadalasan ay 2 araw lamang ang preparasyon, saka inililibing ang patay. Kasalukuyan noon na nakahimlay si Trining sa papag na nilatagan ng banig. Suot nito ang pinakamagandang damit niya na kulay puti. Padala iyon ni Manong Suling kay Manong Poldo nang umuwi ito kasama ni Manong Toyang. Tinalian ko siya ng magandang laso sa buhok. Hindi ako maalis sa tabi ni Trining noon, Sir Kilabot. Hindi ko matanggap na wala na ang kapatid, kalaro at kaibigan ko, na hindi ko na ito makikita kailanman. Kaya sinusulit ko na ang sandaling nasa bahay pa siya at hindi pa nayayari ang ataol na paghihimlayan sa kanya. Hindi ko mapigil talaga ang pagluha at paghikbi habang minamastan ko ang maamong mukha ng kapatid ko. Ngunit nangunot ang noo ko nang may mapansin ako na kuto na gumagapang sa kanyang noo. Halos manayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan nang unti-unti itong dumadami. Malalaki at itim na maraming kuto ang gumagapang nasa buong mukha niya. Mula noo, ilong, mata, bibig ay napuno ng napakaraming kuto. Umiiyak akong napaatras at nanginginig na tinawag ko si Manong Berhilio na naghahanda na ng gagamitin sa libing ni Trining. Nahindik din sila sa nakita. Umiiyak na minamasdan niya ang bangkay ng kapatid namin na napupuno ng kuto. Maya-maya pa ay kumuha siya ng baso ng kape, yung pong may takip. Saka siya humuli ng isa at inilagay sa basong may takip ang kuto. Pinausukan niya ng kinaskas na baon ng nyug at bunga ng kalampunay ang katawan ni Trining. Unti-unti ay parang nagsilubog sa balat ng bangkay ang mga kuto. At iyon ang araw na naging albularyo na si Manong Berhilio. Ang kuto ay pinaamo niya ng 4 na linggo. Nagpanata siya pagkatapos ng libing ng aming bunso. Sa panaginip daw niya ay muli niyang nakita ang matandang babae na nagbigay ng medalyon ng San Benito sa kanya. Itinuro sa kanya lahat ng dasal sa panggagamot gamit ang medalyon. Itinuro rin umano sa kanya ang mga pangontra sa barang at kulam. Dahil mahina pa ang alam ni Manong Berhilio noon, ay hindi niya nailigtas sa Trining. Ngunit sa pamamagitan ng alagang kuto ng kung sino man ang may gawa nito sa kapatid namin,
ay kaya niyang ibalik ang bisa ng orasyon ng aswang na may gawa nito. Alam na ni Manong kung sino iyon at pagbabayari niya ito. Ilan linggo matapos ang libing ni Trining ay umuwi si Manang Suling. Ayon dito, nalaman niya sa katrabaho ni Manang Toyang na namatay na ang babae sa hindi malamang dahilan. Lumaki daw ng lumaki ang tiyan nito at namaga ang buong katawan. Sa burol umano ng babae ay nakitaan ng napakaraming kuto ang kabaong nito ayon daw sa katrabaho nito. Nagkatinginan na lamang si Manong Poldo at Manong Berilyo. Hindi na nila sinabi pa ang lihim ng pagkatao ni Manang Toyang. Sapat na ang dalamhati nito sa sinapit ng aming bunso. Hindi na nito dapat malaman na may kinalaman ang dating nobya ni Manong Poldo sa pagkawala ni Trining. Mahirap din naman patunayan. Ang tanging mahalaga, sabi ni Manong Berilyo, ay naibalik niya ang barang sa aswang na pumatay sa kapatid namin. At hanggang dito na lamang po, Sir Kilabot. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras sa aking kwento. Ang inyo pong tagapakinig, Lusing ng Pampanga. Sumain niyo po ang biyaya at sampu ng inyong tagapakinig, Sir Kilabot. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ato. Isa po akong varsity player nung aking kapanahunan sa isang universidad dito sa Malolos. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aming karanasan ng aking mga kaibigan nung kapanahunan namin sa high school. Nasa huling taon na po iyon ng dekada 80. Mga teenager pa lang kami ng aking mga kabarkada nang magtungo po kami sa isang bayan ng Pampanga para dumalo ng piyesta sa kanilang bayan. May kamag-anak kasi doon ng barkada namin si Luis. Dahil nga po sa bakasyon ay nagkatuwaan kaming apat na mga kabarkada ko na sumama kay Luis. Hindi naman po tumutol ang aming mga magulang kahit medyo may kalayuan ang lugar. Ang lugar po ng tiyan ni Luis ay isa sa maituturing ko na pinakamasaya at pinakamagandang pagbabakasyonan kapag panahon ng piyesta. Napakababait po ng mga tao at magiliw sa mga bisita. Ang saya at kaliwat kanan na kainan ay halos isang linggong tumatagal. Sulit na sulit ang pagod sa biyahe, kapalit na masasayang sandali sa simple at maaliwalas na nayo nila at magandang bayan. Hindi pa gaanong mabahay sa lugar ng tiyaka rin ni Luis. Kahit nasabihin na malapit lang ang baryo nila sa pinakapoblasyon ng bayan. Payak pa rin ang pamumuhay nila roon at buhay na buhay ang kulturang Kapampangan. Magagaling at masasarap silang magluto. Bawat bahay na madaanan mo ay bukas lagi para sa mga bisita. Lagi na lang may mag-aaya sa iyo na kumain sa kanilang handaan. Makikita mo sa bakuran ng sipag ng mga tao. Sa mga piyestahan po ay uso ang mga pasayaw o sayawan sa mga baryo at poblasyon. May mga amateur konti sa kantahan at iba pa. Napahanga kami ng mga kabarkada ko nang sa gabi ng mismong piyesta ay may mga dumating pangang imbitadong artista at komedyante. Uso pa nun kasi, Sir Kilabot, ang pag-iimbita ng mga artista sa mga show sa mga piyestahan. Doon nga po namin naranasan na makakita ng artista sa personal. Hindi kami magkamayaw nila Chito sa kapapalakpak. Pagkatapos kasi ng amateur singing contest na nagsimula ng alas 4 ng hapon, ay nagdatingan na ang mga komedyante at artista. Doon po namin nakilala ang mga organizer na Sagala o Santa Cruzan. Noong mga panahon na iyon kasi, ay uso ang magarbong Santa Cruzan
Kaya usong-uso noon ang pagkuha ng mga dayo na tinatawag ng iba na import sa Sagala para maging Reyna Elena at konsorte. Ang iba pa nga ay mga artista pa na mismong mga mayor ang nag-iimbita. Habang masayang-masaya kami nakikisigaw ng more sa mga nagtatanghal, ay lumapit ang isang lalaki sa amin. Mga opisyal umuna ito ng kabataang barangay sa kabilang baryo. Nag-o-organisa raw sila ng isang Santa Cruzan. Inalok kami ng mga ito kung nais namin maging konsorte sa Sagala. Napaisip kaming isa itong magandang karanasan para sa amin. Kaya nang sabihin itong nais nila akong kunin at ang kabarkada kong si Chito na magkonsorte sa dayo rin umanong Reyna Elena at Reyna Imperatrice, ay kaagad na kami pumayag. Tutala hindi tutol si Tia Karing na siya namang nagsulsul sa amin na tanggapin na ang alok. Are Diyos ko, sa kabilang barangay lang naman yan. Malapit lang yan. Hayaan mo't pasasamaan ko kayo sa Tia Roger nyo. Yung jeep na lang namin ng tiyo nyo ang gamitin nyo para papunta roon. Wika pa noon ni Tia Karing na parang proud na proud sa amin. Sa edad kasi nitong 33 ay wala pa itong anak. At ang sabi ni Tio Roger na asawa nito, ang gusto nito ay maging lalaki ang una nilang supling. Hay nako, kung hindi lang ako buntis at nag-aalala na mapagod sa mahabang lakaran, eh sasama ako sa inyo. Sambit pa nito. Buntis kasi ito nun sa panganay nila ni Tio Roger. Ang sabi ni Luis ay medyo may edad na nga nang nagpakasal ang dalawa, kaya ngayon lang nagbuntis. Makalipas nga ang isang linggo ay sinundo kami ng organizer sa bahay ni Tia Karing. Nagtaka pa kami at nahanap ng mga ito ang bahay ni Tia Karing. Nagtanong-tanong daw ang mga ito sa mga taga roon, kaya agad kaming natuntun. Maaga pa naman noon, alas 4 pa lamang ng hapon, kaya parang ayaw pa naming sumama. Pero kailangan daw kasing magsukat ng isusuot na barong na sila din ang nag-provide para daw magawaan ng paraan kung hindi kasya. Kaya napilitan na kami sumama ni Chito. Sumunod na lang ang mga kabarkada namin at si Tio Roger bago nag-umpisa ang prosesyon. Isang dayong dalaga rin ang aking naging Reyna Elena. Maganda ito at balingkinita ng katawan. May pagkamorena at mahinhin kong tignan. Nahihiya po sana akong makipag-usap dito. Pero utos ng pagiging maginoo ay nagpakilala ako. Ngunit sumagot dili ito. Sayang, ang ganda pa naman. Pero may pagkadungo at mahirap kausapin. Bulong ko sa sarili. Nakontento na lamang ako na sulyap-sulyapan ito pagkaminsan habang patuloy ang pag-usad ng prosesyon. Kaya hindi ko naiwasan na makapansin ng ilang bagay dito. May tila kakaiba po kasi ako mga napuna sa babaeng partner ko. Una po ay tila ayaw nito sa simbahan. Doon po ang umpisa ng prosesyon. Ngunit sa labas ito ng simbahan nag-intay at sumabay sa arko namin. Samantalang maaga naman itong dumating tulad ko doon. Habang naglalakad din ay lagi itong nakayuko na parang hiyang-hiya. Bihirang umimik at hindi nakikipag-usap. Isa pang napansin ko ang kakaiba niyang pabango. Hindi ko gusto ang amoy nito na parang hindi ko maintindihan. Lalo kapag medyo mahangin ay nalalanghap ko ang amoy na parang galing sa lubluban ng kalabaw. Paminsan-minsan itong nahagip ng aking pang-amoy, kaya napapatakip ako ng panyo sa ilong. Pero hindi ko naman matiyak kung sa kanya nga galing ang matapang na amoy na iyon.
na wala na tuloy ako ng ganang kausapin ito hanggang sa natapos ang prosesyon. May ginanap pang pakain para sa mga reyna at konsorte at sa iba pang bisita sa bahay ng kapitan bago ang sayawan. Kami ang magkatabi na naman sa mesa at sina Chito at ang reyna imperatris. Doon ko natiyak na sa reyna Elena nga galing ang kakaibang amoy na naaamoy ko. Kaya hindi na ako naging interesadong dumalo pa sa pasayaw kahit gustong gusto ni Chito. Oy Chito, baka inip na sina Luis at Tio Roger sa jeep. Pasakalyo ko kay Chito habang kumakain. Nakita ko ang pagtutol sa mga mata nito. Ako, huwag mo isipin yung mga yun. Nakita ko silang kagagaling din sa bahay ng kagawad. Doon sila kumain. May bit-bit pang imported na alak si Tio Roger eh. Mukhang bigay ni kagawad. Kahit na, nakakahiya saka walang kasama si Tia Karing. Kawawa naman, buntis pa siya. Sansala ko naman kay Chito. Napansin ko ang tila pagsulyap sa akin ng katabi kong Reyna Elena. Siguro nahahalata nito ang pagkayamot ko at sadyang pag-ayaw na makasama siya. Sa loob-loob ko, kaya ganun ito makatingin. Naiinis kasi ako sa ideya na obligado kong isayaw siyang lagi dahil iyon ang sabi ng organizer. Wala nang nagawa si Chito nang magyaya na talaga akong umuwi. Kahit anong pigil din ng organizer ay hindi ako nagpatinag. Napilitan itong ibigay na sa amin ang aming talinpi na tiglilimandaan at mga pabao na prutas at pagkain. Habang pauwi ay nasabi ko sa barkada namin ang tungkol sa Reyna Elena, kaya ako sinumpong ng topak. Pinagtawanan lang ako ng mga ito. Pero si Tio Roger ay tahimik lamang sa manibela. Pasulyap-sulyap ito sa side mirror. Maya-maya ay sinaway kami nito sa ingay namin. Nagtaka kami ng medyo binilisan nito ang pagpapatakbo ng jeep. Nang makarating kami sa bahay ng mga ito, ay nagmamadali itong pinapasok kami, saka isinara ang pinto. Bakit po, Tio? Takang tanong ni Luis sa tiyuhin. Kita kasi dito ang tila kaba na hindi namin maintindihan. Sinabi nito sa amin na dalawang beses daw niyang nasulyapan sa side mirror ng jeep ang isang malaking itim na asong nakasunod sa amin. Sabay-sabay pa kami nagsiksikan sa gilid dahil sa sinabi ni Tio Roger. Seryoso ito at mukhang hindi nagbibiro. Inano? Bakit naguumpukan kayo riyan? Tanong ni Tia sa amin nang mabungaran ng itsura namin na parang maruya na nagdikit-dikit at takot na sumisilip sa siwang ng dingding. Nagising kasi ito sa ingay namin ng pagdating. Pumasok ka nga sa kwarto. May nakita akong malaking aso na nakasunod sa jeep kanina pa uwi. Utos ni Tio Roger sa nagugulo ang asawa. Hindi nito maintindihan ang pinagkakaganon namin. Aso lang? Para na kayong mga murit dyan. Mga ito, kung ano-ano pang iniisip. Asa na yung pasalubong mamaga sa akin, Roger? Saka yung pinagdadaanan kong buro kay Kagawad. Ani pa ni Tia ka rin na natatawa. Hinalungkat na nito ang malaking paper bag na may laman na pasalubong ng mangga ni Tio. Binili ito ni Tio sa mga naglalako sa daan bago pa nagsimula ang prosesyon. Iniwan na kami nito at pumasok sa kusina para balatan na ang mangga. Kahit kasi tatlong buwan na antiyan ito, ay para pa rin itong naglilihi. Kami naman ay patuloy na nakikiramdam at pasilip-silip sa labas. Pero ilang minuto na ay wala namang kaming makitang aso
na sinasabi ni Tio Roger. Muli kami nagkatawanan at akma na sana maglalatag sa sala para matulog. Dalawa lang kasi ang silid kila Tia Karing. Hindi kami kasyang lima sa isang kwarto, kaya kami ni Chito ang natulog sa sala. Nakarinig kami na parang humihingal na kung ano sa labas ng bandang kusina. Sabay na yun ay pagsigaw ni Tia Karing. Tinatawag nito si Tio Roger dahil biglang sumakit ng matindi ang tiyan nito. Nagtakbuhan kami kasunod ni Tio. Nakita namin na nakahandusay na sa lapag si Tia at sa puan tiyan. Panayandaing nito at sabing parang may dumudukot sa puso niya hanggang sa loob ng kanyang tiyan. May kaunting bakas na rin ang dugo sa laylayan ng duster nito. Takmeda na! Mura ni Tio Roger, sabay utos kay Luis na kunin ang itak nito sa dingding. Pagkaabot ni Luis ay ikinaskas niya yun sa dingding. Doon namin narinig ng malakas ang kanina pang parang hinihingal na hayop. Ngayon ay malinaw na namin narinig ang angil nito na parang galing sa isang malaking tigre o leon. Kumuha ng bawang si Luis at ipinahid sa puso ni Tia Karing ang katas, pati sa talampakan at bumbunan. Nagtaka naman kami sa ginagawa nito. Tulong mga pre, pagsaboy kayo ng abo at asin sa labas. Anin nito sa amin. Naguguluhan man ay nagsisunod kami habang si Tio ay lumabas na ng tuluyan at nagsisigaw na sa bakuran. Bumabanggit na ito ng mga mura at aswang daw. Narinig din namin na lalong lumakas ang angil ng hayop sa labas na may halo na ng galit. Tol, ano yun? Aso pa ba yun? Bakit parang ang laki? Ani ni Chito nang sumilip ito sa labas. Kami naman ay nakapaikot kay Tia na medyo maayos na ang pakiramdam. Hala! Parang lalaban kay Tio Roger, oh. Sambit pa ni Chito. Napasilip din tuloy ako. Totoo nga ang sinasabi ni Chito. Napakalaking aso ang nasa labas. Kitang-kita ito sa liwanag ng buwan at ilaw sa posting malapit sa bahay ni Tia Karing. Nakapanghihilakbot ito. Nakaharap na ito kay Tio Roger at tila handa ng manakmal. Aninag din ang tila nagbabagang pulang mga mata nito. Kinikilabutan akong napasiksik kay Chito. Luis, anong gagawin natin? Ano kaya yung aso na yung pagkalaki-laki? Baka mapano si Tio Roger eh. Ani ko kay Luis. Aswang yung tol. Walang asong ganun kalaki dito kay Tia. Saan ka nakakita ng ganun kalaking aso? Ani naman ni Luis na nakasilip na rin. Sina Tio Roger naman ay tila nagtatandyahan at ang aso. Maya-maya ay isang malaking bato ang tumama sa ulo ng asong itim. Bigla itong nagtatakbo sa direksyon sa kabilang barangay. Ay, nakaimbita na naman ang aswang ang isa sa katabi natin barangay ah. Sambit na isang lalaking may edad na. Kapitbahay ito ni na Tia Karing. Narinig pala nito ang pagsigaw ni Tio Roger. Nang matiyak na wala na ang aswang, ay pumasok na si Tio sa loob kasama ang matanda. Tinignan nito si Tia Karing at pinulsuhan. Doon namin naalaman na albularyo din pala ito. Mabuti na lang at hindi ka nakunan. Ani nito kay Tia Karing. Roger, kuha mo nga ako ng kalamansi doon sa likod ng bahay ko. At magdikdik ka pa ng bawang. Itatapal natin sa tiyan ng asawa mo nang mapahinga ang sanggol. Nabulabog ito sa loob ng sinapupunan ni Karing. Baka hindi siya patulugin nito sa likod. Utos nito kay Tio. Nagmamadali naman sumunod si Tio Roger. Dala na nito pagbalik ang lahat ng sinabi ng matanda. Asbo ang isang iyon.
Sila yung mga aswang na nagpapalit ng anyong aso o baboy ramo upang mga aswang. Ang sabi pa ng albularong kapitbahay ni Tio. Nakainkwentro na rin ako niya noon. Maniniwala ka ba na sa Maynila pa nga ako unang nakakita ng ganyan? Kwento pa nito sa amin. Akala ko po sa probinsya lang po merong aswang. Sabat ko naman. Ko, kahit saan ay merong ganyan. Siyempre dahil tao rin sila sa umaga na kailangan magtrabaho at makisalumuha sa iba. Hindi naman lahat nananatili sa probinsya. Tulad din natin na naghahanap ng kapalaran sa ibang lugar. Paliwanag pa ng matandang albularyo. Paano kaya kami pinuntirya sundan nun? Ikundayo lang naman siya. Paano niya nalaman na buntis ang asawa ko? Nagtatakang tanong ni Tio Roger. Bakas pa rin ang iniwan takot dito ng aswang. Natakot ito ng gusto na makunan si Tia Karing. Eh hayaan mo at makikilala ko yun bukas. Mukhang isa sa mga naimbitahan sa gala sa kabilang barangay yun eh. Ani pa ng matanda. Halos hindi kami dalawin ng antok sa nangyaring iyon. Magdamag namin pinag-usapan ng aswang. Napapaisip kami kung papaano at bakit kami nasundan. Kinabukasan ng hapon ay nalaman ng albularyo mula sa tinutuloyang bahay ng Reyna Elena sa kabilang barangay na maagang umuwi daw ito ng Maynila. Nadisgrasya daw ito at ang sabi ay nadulas at nagkasugat ng maluba sa ulo. Nagkatingin kami ni Chito. Sinasabi ko na nga ba at may kakaiba sa babaeng iyon. Marahil dahil sa nabanggit ko na buntis si Tia Karing ang dahilan kaya kami nito sinundan. Hanggang sa umuwi na kami ay hindi kami makapaniwala na makakainkwentro kami ng ganoong karanasan. Mula sa magagandang tanawin, preskong hangin at masasarap na pagkain hanggang sa mga artista at aswang. Isang kakaiba po ang karanasan na hindi ko talaga makakalimutan. Hanggang dito na lang po sir ang aking pagbabahagi ng karanasan namin na hanggang ngayon po ay hindi ko mapaniwala ang totoong naganap sa amin. Natotoo po pala na may mga taong may iba pang katauhan tulad po ng aswang. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakinig. Ako si Berting. Kami ay nakatira sa isla ng Panay. 10 taong gulang pa lang ako noon nang ipinagbubuntis ni inay ang bunso kong kapatid. Ako ang panganay sa aming 5 magkakapatid. Kaya sa murang edad ay tumutulong na ako sa aming ama sa bukid kapag wala kaming pasok sa paaralan. Tumutulong rin ako kay inay sa pagtitinda ng mga kakanin. Dinadala ko yun sa paaralan at ibinebenta sa mga guro at maging sa mga estudyante. Laking pasasalamat ni inay sapagkat sa aking murang edad ay naging responsable akong anak sa kanila ni ama. Araw ng Sabado, maaga kami pumunta ni ama sa bukid upang maggapas ng palay. 4:00 iyon ng madaling araw. Habang naglalakad kami, ay may nakasalubong kaming babae na bago lamang namin nakita sa aming lugar. Mahaba ang kanyang buhok at may hawak siyang lampin. Gamit ang gasera na aking dala, ay naaninag ko ang kanyang muka. Sa palagay ko, ay nasa 40 na ang kanyang edad. Napatingin kami ni ama sa babae. Napansin kong napangiti siya nang ilipat niya sa akin ang kanyang tingin. Nakaramdam ako ng takot, kung kaya't napahawak ako ng mahigpit sa braso ni ama. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad ni ama at tinahak namin ang daan papunta sa bukirin. Kahit natatakot ako,
ay lumingon pa rin ako sa babae na aming nakasalubong. Napansin ko na nakatayo lamang siya at patuloy niya kaming pinagmamasdan ni Ama habang papalayo sa kanya kinaroroonan. Hinawakan ni Ama ang aking kamay at sinabing huwag na akong lumingon sa babae upang hindi ako matakot. Pagdating namin sa bukid, ay nagtanong si Ama sa mga taong naroroon kung may nakasalubong silang babaeng nakasuot na itim na bestida. Hindi raw nila nakasalubong ang naturang babae. Hayaan mo na yun, anak. Huwag ka nang matakot. Mag-aapas ka na lamang ng palay. Tura ni Ama sa akin, sabay tapik sa aking balikat. Alas 7 ng umaga, nakaramdam na ako ng gutom, kaya napagpasyahan kong magpahinga. Nagpahinga na rin si Ama at hinanda ko na ang aming dalang almusal. Habang kami ay kumakain, ay napansin namin ang babae na hinihila ang batang lalaki na nasa 7 taong gulang. Anak ito ng kasamahan namin sa bukid. Umiiyak ng malakas si Rafael at humihingi ng tulong upang makawala sa panghihila ng babae sa kanya. Agad na pahinto si Ama sa kanyang pagkain at mabilis na tumakbo sa kinaroroonan ng bata. Maging ang ama niya na naggagapas ng palay ay napahinto sa kanyang ginagawa nang marinig ang sigaw ng kanyang anak. Oy, bitawan mo siya! Sigaw ni Ama sa babae, sabay kuha ng karit sa kanyang tagiliran. Nang makita iyon ng babae, ay binitawan niya si Rafael at matalim niyang tinitigan si Ama. Tumakbo si Rafael ng mabilis patungo sa amin habang malakas na umiiyak. Nabitawan na lamang niya ang kanyang hinahawakang kanin dahil sa pagpupumiglas na makawala sa babae. Bago lumakad papalayo ang babae, ay pinulot muna niya ang lampin na nahulog sa lupa sabay talikod niya sa amin. Takot na takot si Rafael. Namumutla at hindi mapigilan ang kanyang pag-iyak habang nakayakap sa kanyang ama. Pre, mukhang bagong salta yun sa ating barangay ah, sabi ni Mang Kanor kay Ama. Hanggang makauwi kami noong hapong iyon, ay ang babae pa rin ang pinag-uusapan ng mga taong kasama namin sa bukid. Kung saan ba siya galing at kung bakit hinila niya si Rafael. Pinaalalahanan kami ni Ama na mag-ingat, baka gawin din ng babae yun sa amin at kung saan niya kami dalhin. Kapag pumapasok kami ng paaralan, ay doble ang aking pag-iingat. Hindi ko hinahayaan na makalayo ang tatlo kong mga kapatid na sina Elias, Agustin at Lilay. Sinusundo ko rin sila sa kanilang silid-aralan kapag uwian na. Araw ng Linggo, habang kami ay naghahapunan, ay nakaramdam si Inay ng paghilab ng kanyang tiyan. Nanding, manganganak na siguro ako. Mahinahon na wika ni Inay kay Ama. Dahan-dahang umiga si Inay sa papag sapagkat patuloy na humihilab ang kanyang tiyan. Berting, ikaw na muna ang bahala dito. Susunduin ko lang si Nana Maria. Ilang sandali pa ay lumabas na si Ama ng bahay at tinahak niya ang daan papunta sa bahay ni Nana Maria na isang kumadrona sa aming baryo. Mga isang oras din ang lalakarin ni Ama papunta sa bahay ng kumadrona. Kaya ako na ang tumingin sa kalagayan ni Inay. Naghanda na ako ng mainit na tubig na kakailanganin sa panganganak niya. Maya-maya ay nakarinig kami ng kaluskos sa aming pawid na bubungan. Natatakot man ako, ngunit hindi ko iyon pinapahalata sa aking mga kapatid. Tumindi ang pananakit ng tiyan ni Inay. Hindi man niya sinasabi sa amin na nahihirapan siya. Subalit, nakikita ko ang kanyang muka na matindi ang sakit na kanyang nararamdaman. Pinakuha niya ang bote ng langis kay Elias na nakalagay sa aparador. Nay, bumubula po yung langis. Sabi ni Elias at agad na inabot ito kay Inay. Dito kayo sa tabi ko, anak. Hintayin natin ang pagbabalik na inyong ama. Isarado mo mabuti ang bintana at yung pintuan. Isarado mo mabuti, Berting. Utos ni Inay sa akin. Batid kong may masamang nilalang na nasa paligid ng aming bahay. Hindi lamang iyon sinabi ni Inay sa amin
upang hindi kami matakot. Dahan-dahan kong kinuha ang karit na nakasabit sa aming dingding bago ako pumunta sa bintana at pintuan. Palakas ng palakas ang kalus ko sa aming bubugan, kung kaya't nilakasan ko ang aking loob kahit nanginginig man ako sa takot. Binuksan ni Ina ang bote ng langis at kumuha ng konting patak at ipinahid yun sa kanyang tiyan para maibsan lamang ang sakit na kanyang nararamdaman. Tumingala ako sa bubong at may nakita akong nagbabagang mga mata na nakatanaw sa amin mula sa butas nito. Mahigpit kong hinawakan ang karit at ginuhit-guhit ko yun sa dingding upang makalikha iyon ng tunog. Natatandaan ko pa noon ang sinabi ni Ama sa akin. Takot ang aswang sa karit sapagkat matagal daw maghilom ang kanilang mga sugat kapag nasugatan gamit nito. Ilang sandali pa ay may narinig kaming kalabog na bumagsak sa lupa at mga hakbang papalayo sa aming bahay. Maya-maya ay kumatok na si Ama at sumisigaw na pagbuksan namin sila ng pintuan. Nagpasalamat ako sa Diyos dahil nakauwi na rin si Ama kasama si Nana Maria. Nanding, palagay ko may masamang nilalang na nasa paligid. Sambit ni Inay na namimilipit sa sakit. Lumabas si Ama upang suriin ang paligid ng aming bahay. Ngunit wala siyang nakita. Pumasok na lamang si Ama upang tulungan si Nana Maria sa pag-aasikaso sa panganganak ni Inay. Sobrang nahirapan si Inay sa pag-iri ng sanggol. Halos mawala na siya ng hininga. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa braso ni Ama. Tumingala si Nana Maria sa aming bubungan at bigla siyang sumigaw nang makita ang isang nagbabagang mga mata na nakatanaw sa kanila. Nakalawit ang kanyang dila at nagkalat ang kanyang malagkit na laway sa paligid ng kanyang mga muka. Akin ang sanggol na yan! Sambit ng nilalang sa aming bubong. Umiiyak na nakayakap sina Elias, Agustin at Lilay sa akin nang makita rin nila ang nakakatakot na aswang na nakasilip sa butas ng aming bubong. Berting, bantayan mo yung mga kapatid mo! Utos ni Ama sa akin. Kinuha ni Ama ang isa pang karit at ang matulis na kawayan sa aming dingding. Gamit ang kawayan ay tinusok niya ang butas ng aming bubong. May narinig kaming malakas na sigaw at malakas na kalabog na bumagsak sa lupa. Agad na lumabas ng bahay si Ama at napagtanto niya na isang aswang ang kanyang natusok. Agad na tumalon sa puno ng kahoy ang aswang na hawak-hawak ang kanyang dumudugong mata. Ngunit bago pa man siya nakasampa sa itaas ng puno, ay nahawi ni Ama ang kanyang paa gamit ang karit. Pumadausdos pababa ng puno ang aswang at napahiyaw siya sa sakit. At paika-ika siyang tumakbo papuntang talahiban palayo sa aming bahay. Hindi na hinabol ni Ama ang aswang at inabangan na lang siya kung sakaling babalik pa sa aming bahay. Nandeng, nakalabas na ang iyong anak. Sambit ni Nana Maria na may pag-aalala. Pumasok si Ama sa bahay na hawak-hawak pa rin ang karit at ang kawayan. Nabitawan niyang bigla ang mga iyon nang sinabi ni Nana Maria na hindi na humihinga ang sanggol. Kahit na nangihina si Inay, ay kinuha niya pa rin ang sanggol sa kumadrona. Lumabas kami ng kwarto ng aking mga kapatid at pumunta kami sa tabi ni Inay at tinignan ang sanggol na kanyang kalong-kalong. Umiiyak ng nagdarasal si Inay at pinisil-pisil niya ang hita ng aking kapatid. Ilang saglit pa ay laking gulat namin nang bigla itong umiyak. Napangiti si Inay nang marinig ang iyak ng aming bunsong kapatid at kumikilos na rin ang kanyang mga kamay. Laking milagro iyon na muling nabuhay ang hindi na humihingang sanggol. Ilang gabi ang lumipas na inaabangan ni Ama ang pagbabalik ng aswang. Inayos ni Ama ang bubong at ang mga dingding upang hindi madaling mabutas ng aswang ang aming bahay. Isang gabi
ay naalimpungatan ako nang may kaluskos akong narinig. Pilit na sinisira ang kawayang dingding ng aming bahay. Dahan-dahan akong pumunta sa kwarto ni Ama at Tina. Ginising ko siya. Kinuha ni Ama ang karit at ang matulis na kawayan sa ilalim ng papag. Dahan-dahang ipinasok ni Ama ang matulis na kawayan sa butas na ginawa ng aswang. Malakas niyang sinipa ang kawayan at biglang may malakas na sigaw kaming narinig. Tumakbo si Ama palabas ng aming bahay upang mahuli kung sino man ang aswang na sumugod sa aming bahay. Sumama ako kay Ama at laking gulat namin na natusok ng kawayan sa lalamunan ng aswang at pilit niya itong tinatanggal. Nilapitan siya ni Ama at akmang hahatawi ng matalim na karit. Namilog ang mata ni Ama nang maaninag ang mukha ng aswang. Kanur! Gulat na sambit ni Ama. Nanding, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya ito. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na matakam sa sanggol. Pasinok-sinok na paliwanag ng aswang. Tumingala na lamang si Ama sa langit at napapikit. Ilang sandali at yumuko siya at gumuhit ng krus sa lupa. Hinila ni Ama ang matulis na kawayan na nakatusok sa lalamunan ng aswang. Maya-maya ay nanghihina siyang umalis sa aming bahay. Hawak-hawak ang kanya sugat. Buong akala namin na ang babaeng nakaitim ang aswang na gustong kumuha sa bunso kong kapatid. Kinabukasan ay umugong ang balita sa aming baryo sa kalunos-lunos na sinapit ni Mang Kanor. Pumunta si Ama sa kanilang bahay. Pagpasok pa lamang ni Ama sa kanilang pintuan ay agad itong nawala ng buhay. Ikinuwento ng asawa ni Mang Kanor na si Aling Mir na kay Ama at maging sa mga malapit na kaibigan nito na naiyanggaw daw si Mang Kanor. Ilang araw napansin niya ang pagbabago ng kanyang asawa. Nakita rin daw niya ang nakakatakot na mukha ng kanyang asawa. Maging siya ay natatakot din sa sasapitin ng kanilang mga anak kapag naging aswang si Mang Kanor. Nagmamakaawa daw si Mang Kanor sa kanya na patayin na lamang siya upang hindi na siya makasakit ng iba, sapagkat hindi raw niya mapigilan na matakam sa mga buntis at mga sanggol. Nagsimula raw ang kakaiba niyang naramdaman matapos niyang makainom ng tuba sa bayan na inalok ng suki niyang tindero roon. Pinuntahan ni na Ama at iba pang mga kaibigan ni Mang Kanor ang tinderong sinasabi ni Aling Mirna. Ngunit sinabi ng ibang nagtitinda roon na isang buwan nang hindi bumalik ang naturang tindero sa palengke. Napag-alaman rin namin na ang babaeng nakaitim ay nabaliw lamang. May nakapagsabi na namatay raw ang kanyang kaisa-isang anak kaya nagkaroon siya ng depresyon. Nahanap na rin siya ng kanyang asawa. Dahil isa ako sa pinagtanungan ng isang lalaki tungkol sa babaeng palaging may daladalang lampin. Matapos mailibing ni Mang Kanor ay wala nang aswang na sumugod sa aming bahay. Maging sa aming baryo ay nawala na rin ang takot sa pagsapit ng gabi. Ilang dekada na ang nakalipas, ang karanasan kong ito ay naikikwento ko na lamang sa aking mga apo. Taong 1980, nang mapadpad kami sa Maynila at matira sa isang estero kung saan ang pamumuhay ng mga tao roon ay simple lang. Wala naman silang yaman, pero sagana naman sa pakikisama ang lahat na nakatira roon. Maliban lang sa isang pamilya na nakatira sa may dulo ng estero. Ang sabi-sabi sa lugar, bihira daw lumalabas sa mga nakatira doon at hindi nakikipag-usap sa mga tao. Ang lugar kasi na napuntahan namin ay base sa realidad ng buhay. Yung tipong kapag hindi ka gumagalaw, ay wala kang kakainin. Kaya kahit mahirap ang sitwasyon,
Patuloy lang ang mga tao roon sa pakikipaglaban sa hamon ng buhay. Ako nga pala si Morris, 25 anyos. Isang balut vendor sa gabi at tricycle driver naman sa umaga. Kasama ko si Ira, ang aking may bahay. Halos pareho kami nagtatrabaho. Si Ira naman ay gumagawa ng pastillas na inilalako nito sa simbahan, kasabay ang pagtitinda ng sampagita. Ika nga, sariling sikap ang ginagawa naming mag-asawa para lang maitawid ang pangangailangan namin sa araw-araw. Noong mga panahong iyon na hindi pa ganun karami ang tao sa Maynila at napakasimple lang ng buhay. Sa madaling salita, ang bawat sentimo ay mahalaga para sa mga tao. Nang tumagal-tagal na, ay nasanay na rin kami sa mga ganong klase ng pamumuhay. Hindi naglaon. Nakapag-ipon kami ni Ara, kahit paunti-unti, para sa magandang kinabukasan namin. Habang nakatira kami sa isang estero, sipag at tiyaga lang ang kailangan para makaahon sa kahirapan ng buhay. Iyan ang pananaw ko sa buhay. Halos ginagawa naming araw ang gabi ni Ara. At ang gabi ay ginagawa naming araw. Ganito kami kung magtulungan ni Ara. Kung minsan nga, nagbibigay din kami ng kaunting tulong sa mga kalapitbahay namin sa estero. Iyon naman ay hindi obligasyon, kundi voluntaryo. Maging ang nag-iisang bahay sa dulo ng estero, ay hinahatiran ko rin ng tulong. Sabi nga nila, hindi lahat ng tumutulong ay mayaman. Yung iba mahirap din, dahil ramdam nila ang kapwa nila mahirap at likas na yun sa amin ni Ara. Dahil nagmula rin naman kami sa angkan ng mahihirap sa probinsya. Dahil nga sa ginagawa namin pagbabahagi ng grasyang natatanggap namin sa araw-araw, kinagigiliwan kami ng mga tao sa estero. At dahil doon, nakilala ko si Mang Terio, ang nakatira sa dulo ng estero. Pero maayos naman itong magsalita na makausap ko siya. Ang kwento nga niya sa akin, galing din sila sa probinsya, sa baybayin ng Samar. 1970s nang una silang mapadpad sa Maynila. Aniya, tumakas sila sa kanilang tribo dahil gusto na niyong magbagong buhay kasama ang kanyang mag-anak. At dito nga sila napunta sa estero. At kung ano man dahilan iyon, ay hindi ko na inalam pa. Tinanong ko rin ito kung bakit hindi sila nakikihalubilo sa mga taga-estero. Ang sabi lang niyon, para na rin sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Bahagya naman napalagay ang loob ko kay Mang Terio. Parang pangalawang ama na ang turing ko rito. At hindi na rin kami iba ni Ara para dito. Sa tinagal-tagal nga ng paninarahan nila Mang Terio sa estero, ay ngayon lamang may naglakas ng loob para kaibiganan siya. Iba kasi ang tingin ng mga tao sa pamilya niya. Mga weirdo at may sariling mundo. Ngunit hindi ko nalang pinansin ang iba pang sinasabi ng mga tao sa pamilya ni Mang Terio. Basta ang alam ko sa sarili ko, mabuting tao si Mang Terio. Nagpatuloy lang kami ni Ara sa ganoong trabahong kinagisnan namin. Namamasada ako sa umaga, habang si Ara naroon sa simbahan na malapit sa amin, naglalako ng sampagita at ng pastillas. Halos hapon akong magkita kami sa bahay ni Ara. Binibilang ang aming mga kinita. Ibinubukod ko ang boundary ng tricycle na ipinamasada ko at lahat ng matitira ay binibigay kong lahat kay Ara. Hindi naman nakakalimutan yun ang maghulog sa alkansya kung saan namin iniipon ang pera. Halos tatlong malalaking alkansya na ang napupuno namin ni Ara. Labis ang tuwang nakikita ko kay Ara ng mga oras na yun dahil sa bawat alkansyang napupuno namin ay may nakalaan kung saan iyong gagamitin. Hindi pa kasama roon ang mga binibigay ng mga suki namin tip. Kumbaga, dagdag kita na din para sa aming mag-asawa.
hindi naglaon. Nakasanayan ko na rin na daanan ang pamilya ni Mang Terio kapag ako'y umuwi ng madaling araw galing sa paglalako ng balot. Ibinibigay ko rin ang mga matitira kong paninda upang kahit papaano ay may kainin sila. At sa pagkakataon na iyon ay hindi naman na ako tinatanggihan ni Mang Terio. Bagkus ay nagpapasalamat pa siya kapag may dala akong mga balot. Ngunit isang bagay lang ang napansin ko rito kapag kami nagkikwentuhan. Mahilig yung sumingot-singot sa hangin na animoy may inaamoy na kung ano sa paligid. Kapag napansin ko itong nakatingin ako sa kanya ay humihinto iyon at kumingiti lang. Gusto ko sanang itanong kung anong ginagawa niya. Kaya lang pinigil ko na lang ang sarili ko. At iniisip ko na lang na baka mamaya ay masamain pa ni Mang Terio ang itatanong ko. Kaya nagpaalam na lang ako rito at umuwi na dahil malalim na rin ang gabi ng mga oras na yon. Nagpasalamat naman yun sa akin bago ko nilisan ang kanilang tahanan. Samantala, pagdating ko sa bahay, agad naman ako ipinaghain ni Ara. Na mga oras ding iyon ay binigay ko naman lahat ng kinita ko rito. Bago kami matulog ay inayos na ni Ara ang kanyang mga paninda para sa panibagong bukas at magkahawak kami nagdasal sa nakaharap na altar. Palagi naman namin ginagawa ang mga bagay na iyon at hindi kami nakakalimot sa Panginoon. At kahit abala kami sa aming mga gawain sa araw-araw ay nananaig pa rin sa amin ang pananampalataya. At bilang gabay na rin sa araw-araw namin pakipagsapalaran sa buhay, muli gumigising kami na maaga ni Ara. Pagkatapos namin mag-agahan, hinahatid ko na siya sa may simbahan. At dahil araw ng Linggo, ay naisipan kong yayain si Ara sa loob ng simbahan at tapusin muna ang isang misa. Tutal ay maaga pa naman. Matapos ang ilang oras na pagsisimba namin, kaagad kami naghiwalay ni Ara. Tumungo na ako sa terminal ng tricycle at doon yung nag-umpisa na akong mamasada. Pabalik-balik ang biyahe ko ng mga oras na iyon at walang humpay ang dating ng mga pasahero sa terminal. Nang makita ko ang suki kong pasahero na nag-aabang sa may gilid ng kalsada, ay agad ko itong isinakay. Kinamusta ko yun at binati naman ako nito. Aling Marin, kamusta na po kayo? Ani ko rito habang nakikipagkwentuhan. Okay naman ako, Morris. Eh, si Ara, ang asawa mo, kamusta na siya? Ani ni Aling Marin. Eh, mabuti naman po kami ni Ara. Tugon ko naman sa kanya habang kami nasa biyahe. Napakasipag niyong mag-asawa. Naway, pagpalain kayo ng may kaman. Wika niyon. Hindi naglaon ay narating namin ang terminal at tinulungan ko si Aling Marin sa kanyang mga dalahin. At gaya ng nakagawian, ay nagbayad din ng sobra. Ibinabalik ko ang sobrang ibinayad niya, ngunit tinanggihan ako nito. Wika niya ay para sa akin iyon at pandagdag sa pamamasada ko. Kung kaya ibinulsa ko na lang at nagpasalamat. Magtatakip silim na naman. Kailangan ko nang gumarahi. Ngunit bago iyon ay dadaanan ko muna si Ara sa simbahan para sabay na kaming umuwi. Ngunit inuna ko munang daanan ang paninda kong balot at diretso sundo na kay Ara. Pagdating namin sa bahay, agad kong inasikaso ang paninda kong balot habang nagluluto si Ara ng hapunan namin. Bago ko tuluyang umalis para maglako ng paninda, ay binilin ko kay Ara na isaradong mabuti ang pintuan at bintana. At huwag magbubukas ng pintuan hanggat hindi ako dumadating. Magdamag kasi ako naglalako ng balot. Hanggang may nakasalubong akong isang matandang gusgusin,
at bigla na lang iyong natumba sa aking harapan. Agad ko itong tinulungan at inupo sa may bangketa. Hinang-hina ang matanda at sa tingin ko ay ilang araw na itong hindi kumakain nang magwika iyon sa akin. Iho, nagugutom ako at nauuwaw. Maaari mo pa akong tulungan? Ilang araw na kasi akong nagpapalaboy-laboy sa daan. Ani na matandang gusgusin. Abay, oo, wala akong problema. May itira pa ho akong balot dito. Tugon ko sa matandang kaharap ko. Agad kong ibinigay ang tatlong balot sa matanda at ibinili ko pa iyon ng maiinom na tubig. Sa pagbalik ko, bahagya kami nagkwentuhan ng matanda at nagpakilala yung si Mang Poldo. Sabi niya ay galing siya ng probinsya. Pumunta siya ng probinsya para sana hanapin ang anak. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, naantig ako sa sinabi ng matanda. Tila may kurot sa puso ko na nagpalabas ng luha ko. Alam kong nakita iyon ni Mang Poldo, kaya tinanong ko iyon kung mayroon ba siyang matutuluyan ngayong gabi, at sinabi niyang wala. Hindi na ako nagdalawang isip na isama si Mang Poldo sa bahay. Tutal ay pauwi na rin naman ako ng mga oras na yun. Inakay ko si Mang Poldo at paunti-unti ay narating din namin ang estero kung saan kami nakatira ni Ara. Agad akong kumatok sa pintuan. At sa pagbukas ng pinto ay nagulat si Ara nang makitang may kasama akong matanda. Agad naman kami pumasok sa loob ng bahay. At doon nga ay pinakilala ko si Mang Poldo. Nakiusap ako kay Ara na kung maaaring sa bahay muna namin manuluyan ang matanda. Ito ay habang hindi pa niya nakikita ang kanyang anak. Pumayag naman si Ara sa kahilingan ko at hindi naglaon ay naging maayos naman ang lahat. Maigi na rin yun para habang wala kami ni Ara ay may titingin sa bahay sa oras na kami ay naghahanap buhay. Wala naman sa isip ko na gagawin kami na masama ni Mang Poldo dahil tiwala ako rito. May pagkakataon lamang na nakikita ko siyang sumisingot-singot sa hangin katulad ni Mang Teryo. Ngunit hindi ko nilang ito binigyan pansin. Muli ay habang papauwi ako galing sa pagtitinda ng balot, nang tawagin ako ni Mang Teryo. Agad ko naman itong pinuntahan. Maris, bukang may bisita kayo sa inyong bahay, ha? Ani ni Mang Teryo nang lapitan ko ito. Sa puntong iyon ay napatango na lang ako. At ikikwento ko palang sana ang tungkol kay Mang Poldo. Ngunit alam niya na may bisita kami. Nakakapagtaka lang dahil wala pa akong binabanggit at bahagya akong napaisip kung ano bang meron sa taong kaharap ko. Muli ay inabutan ko ng balot si Mang Teryo para sa kanyang mag-anak. Nagpasalamat naman iyon sa akin, gayon din ang mga anak niya. Pakiramdam ko ng gabing iyon ay pamilya na rin namin sila ni Ara. Simula nang mapunta kami ng Maynila ni Ara, ay wala talaga kaming kamag-anak dito, maging sa estero. Talagang kami dalawa lang ang magkaramay sa buhay ng mga panahong iyon. Gaya ng nakagawi ang trabaho na naman ulit, kahit sa umaga hanggang gabi. Halos wala na rin akong pahinga. Dinadaan na lang sa ngiti ang lahat. Ganyan talaga ang buhay. Kailangan kong magsikap para sa amin ni Ara at sa magiging pamilya ko balang araw. Lumipas ang mga araw at linggo. Muli akong napaisip. Ano bang klaseng tao si Mang Poldo at Mang Teryo? Bakit pareho sila na nakasanayan ang sumingot-singot sa hangin
Isang araw, habang humihigop ng kape si Mang Poldo, nang mapatingin niyo sa may dulong bahagi ng estero, nakita ko itong sumisingot sa hangin. Napatayo pa ito sa upuan at naglakad na tila may sinusundang amoy. Bahagya ako na lang siyang sinundan ng tingin. At nang malapit na siya sa may bahay ni Mang Teryo, ay agad ko itong hinabol ng takbo. Sa puntong iyon, ay bigla na lang dumungo si Mang Teryo upang alamin kung sino ang taong nasa harap ng kanyang pintuan. Laking gulat ni Mang Teryo nang bumungad sa kanyang harapan si Mang Poldo. At nanlaki ang mata niya. Samantalang ako na may napahinto sa paglapit sa mga iyon at pinagmasdan ko ang mga susunod na eksena. Nagulat na lang ako nang yakapin ni Mang Teryo si Mang Poldo. Isang mahigpit na yakap ang aking nasaksihan ng mga oras na iyon. Itay! Itay Poldo! Ikaw nga ba yan? Ani ni Mang Teryo. Oo, anak. Teryo, ako nga ito. Antagal kitang hinanap, anak. Simula nung umalis ka sa tribu natin. Ani ni Mang Poldo. Sa aking narinig, tila nagulat ako at hindi ko namalayan na nakalapit na pala ako sa mag-ama. Napalingon silang dalawa sa akin. Paliwanag ni Mang Teryo sa akin, si Mang Poldo daw ang kanyang ama. Dahil doon pumasok kami sa loob ng bahay at ipinaliwanag nila sa akin kung bakit sila naririto sa Maynila. Morris, naniniwala ka ba sa aswang? Ani ni Mang Teryo sa akin, ngunit ako'y natawa lang. Aswang po, dito sa Maynila. Tugon ko na may halong pag-aalinlangan. Oo, Morris, aswang kami. Kami ang mga aswang na kung tapagin ay gabunan. Nagmula kami sa isang tribo. Ngunit huwag kang matakot. Hindi kami nananakit ng tao. Ani naman ni Mang Poldo. Sila Mang Poldo ang uri ng aswang na kayang sumabay sa mga tao kahit umaga. May kakayahan silang umatake kahit sa katirikan ng araw. Kung gugustuhin nila at galit sila sa mga taong mapagsamantala at mapanglamang sa kapwa. Halos mapanganga ako sa mga narinig ko ng mga sandaling iyon. Labis naman ang ginawang pasasalamat sa akin ni Mang Teryo sa ginawa kong pagkupkup sa kanyang ama. At inilihim ko na lang ang aking mga narinig sa sinabi ng mag-ama tungkol sa kanilang pagkatao. At sa kabilang banda ay natuwa rin ako dahil muling nagkita ang mga iyon sa loob ng mahabang panahon na sila'y nawalay sa isa't isa. At muli namin pinagtibay ang pakikitungo sa isa't isa. Natuwa rin naman si Ara sa mga pangyayari. Pakiwari nga niya ay ako pa ang naging daan para muling magkita at magkasama ang mag-ama. Isang gabi, habang wala kami ni Ara sa bahay, ay may isang grupo ng kalalakihan ang walang habas na ng loob sa aming bahay. Tinangay lahat ng naipon namin pera. Halos man lumo si Ara sa aming inabutan. Magulo ang aming mga gamit. At wala na ang aming pinaghirapan na ipunin sa loob ng mahabang panahon. Puro iyak na lang ang nagawa namin ni Ara ng mga sandaling iyon. Madali naman kami sinakluluhan ni Mang Teryo at ang ama nito gamit ang pang-amoy ng isang gabunan. Nangako sila sa amin na maibabalik sa amin ang lahat ng ninakaw ng kawatan. Agad silang sumingot-singot sa hangin at sinundan ang amoy ng mga kawatan. Madali namang natunto ni Mang Teryo
ang kinaroroonan ng kawatan. At do'y wala ang awa nilang binigyan ng leksyon ng mga ito. Ngunit may nagtangkang lumaban sa mga iyon. Kaya napilitan si Mang Teryo na gumamit na ng dahas. Dinukot niya ang puso nito. Binawi nila lahat ang ninakaw sa amin. Mag-uumaga na nang lisanin nila ang nasabing lugar at pagbalik niyon sa amin. Isang katok sa pintuan ang gumising sa amin. Nang buksan ko ang pintuan, ay tumambad sa akin ang mga alkansya ni Ara. Naisip kong totoo ang sinabi ni Mang Teryo na ibabalik nila ang nawala sa amin. Kaya sa pagsilay ng liwanag, agad kong pinuntahan ang bahay ng mga ito para magpasalamat. Ngunit wala na akong taong nadatnan doon. At inisip ko na lang na baka bumalik na sila ng probinsya. Naalala ko tuloy ang sinabi ng lolo ko. Aniya, hindi bali na may kapitbahay kang aswang kaysa naman sa kapitbahay na magnanakaw. Muli nga ay bumalik na rin kami ni Ara ng probinsya. Dala ang naipon namin. At doon na lang namin ipagpapatuloy ang aming mga pangarap sa buhay. Travel of the stone.